have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Sabi, puntahan ko raw yung isang taong ganito. At sinabi ko ano yung problema. Nakikinig pa ho ba tayo? At pagkatapos po ay tinawagan ko at alamin ano ba yung problema ng taong ito. At ang sabi, that person is dying. Nasa stage 4 cancer na. At hindi po magandang balita yun. Bakit? Kasi ang kanyang kapatid ay kamamatay lang, the same sickness, the same problem, ang kinamatay din ng kapatid niya, stage 4 cancer din, ganun din. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, masyado tayong busy, ano po, at pumupunta tayo sa iba't ibang lugar. At ini-schedule natin kung kailan tayo makakapunta sa kanya. Nakikinig po ba tayo? Then Sunday night, pagkagaling ko po ng Nueva Ecija, papahinga ako. Then binuksan ko yung internet natin sa office para check-in. No? Kasi minsan yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid natin dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, mga mahal natin sa buhay dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, o magkaminsan, doon na sila sa FB Messenger na sila nag-message. So, binuksan ko yung internet, nakatanggap ako ng PM. At pinsan ng sinasabi kong taong iyon, at ang sabi, pakipuntahan naman po, sabi gano'n, para mabigyan ng chance kahit man lang sa huling pagkakataon. Medyo biniro ko ng konti, nakikinig pa po ba tayo? Ang sabi ko, kaya mo na yan. Puntahan mo ako, isama mo yung anak mo. At sabi ko, total naman yung anak niya, laging nagpo-post sa FB, puro word of God. Masyadong galit na galit kay Satan. Kaya sabi ko, kaya mo na yan. Puntahan nyo ng anak mo. No? Pagpapagsisihin mo ng kanyang kasalanan, para pumasok ng langit,
At saka humingi ng awat habag ng Diyos. Baka bigyan pa ng Diyos ng karagdagang buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba? Wala naman tao. So ngayon ay siyempre sa mga ganyang humihingi ng tulong, kamag-anak man o hindi, wala tayong magagawa kundi tumugon. Amin po ba? Then the following day, gusto ko pa sana mag-rest. Pero pumunta ako. At sa pagpunta ko roon at ang sabi ko sa kanya, na paano ka ba? Nasa bedridden siya. At ang pagkakasabi ay napakarami ng bukol sa kanyang katawan. Hindi lang isang bahagi ng katawan niya sa utak, iba't ibang bahagi ng katawan niya. At ang sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, na paano ka ba? Sabi niya sa akin, kasi nagalit sa akin yung kaibigan ko sa itaas. Sabi niya ganun. Bakit ba nagalit sa iyo yung kaibigan mo sa itaas? Sabi ko sa kanya. Palabiro eh. Hindi niya, alam niyo, nakakapagbiro pa siya at that time. Kasi hindi sinabi sa kanya ng kanyang magulang, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga mahal sa buhay na nasa stage 4 cancer na siya. Tinapat na ng doktor yung kanyang mga mahal sa buhay at hindi na rin sinabi sa kanya baka lang daw mag-isip pa ng kung ano-ano. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, ang sabi ko, ano bang ginawa mo? Bakit nagalit sa iyo yung kaibigan mo sa itaas? Sabi ko ganun sa kanya. Kailan yung kaibigan niya sa itaas? Ayan. Eh kasi, siguro, nagawa ko yung mga bagay-bagay na hindi niya gusto. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, siguro ay inabuso ko yung katawan ko. Nakikinig pa ho ba tayo? At ito ang sabi niya sa akin, so paano ngayon? Sa pag-aabuso mo sa katawan mo, babalikan mo ba yung mga ginawa mong pag-abuso sa katawan mo? Sabi niya, hindi na, straight na ako. Sabi niya, paano kung gumaling ka, babalik ka ulit? Sabi niya, hindi na, kay Lord na talaga ako. May tao pa ho ba rito? At ito mismo ang sabi niya from his own mouth, ito ang sabi niya. Kasi alam mo, sabi niya, ang tao eh, nakakaalala lang sa Diyos pag may pangangailangan. Yun ang sabi niya. Kung kailan ang tao ay may sakit na, dying na, o wala ng pera, doon lang nila naaalala ang Diyos. Amin po ba? Mapapansin mo sa pagpasok ng bagong taon na ito, ang laging bati, umaba ang buhay, good health, masaganang pamumuhay, tama ba? More blessing, more prosperity, more victory, more success. No? Pero walang bibihira ang nakalagay na sinasabi ngayong 2017, mas lalo kong pagbubutihin ang paglilingkod kay Lord. Wala. Amin po ba? O ngayong taong ito, mas lalo kong ibibigay yung aking tithes, offerings, and first fruits. Mas lalo kong magpo-full-time, mas lalo kong magpo-persige ngayon. May tao pa ho ba rito? Amin po ba? Meron po ba kayong nabasa sa mga bumati sa inyo ng ganon? O mga nag-post? Meron naman, pero I believe, no? 1 out of 1,000 siguro. Tama po ba? Tama po ba? Ano sumasagot? Mga nakasimangot. Bagong taong na bagong taong nakasimangot. At sabihin mga sasabihin mo nga, nasaan ang siyam? Sabihin mo nga. Where are the other 9? Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? At totoo po yung sinabi ng taong yun na minsan kailangan nila ang Diyos, kailangan nila iglesia, kailangan nila ang lingkod ng Diyos. Kapag nangangailangan sila, amin po ba? Kaya nga, then pag-uwi ko ng bahay eh, office pa rin pala, doon ako bumalik ulit. Hindi yata nung araw na yun, ng mga the following day pa, napigil ko yung isang kamag-anak ko. Sabi ko sa kanya, kilala mo ba ako? Naalala mo ba ako? Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, oo naman kuya, ikaw ang pinakamabait kong pinsan. Bola eh, no? Pero alam niyo yung tanong ko na iyon, totoo yun. Kasi kung magkamisan kahit kang mag-anak natin, amin po ba? Kung wala kang pera, mahirap kang makilala. Tama po ba o mali? Tama. Opo. Kung may sakit ka o sila ay nasa kasaganaan, hindi ka nila makikilala. In fact, kahit nga friend mo sila sa FB,
ano, stalker mo lang sila eh. Hindi nga nila malike yung pinapost mo eh. Hello? Hello? Hindi nga nila mo sabing, hi, hello, kumusta ka na? Buhay ka pa ba? Guwapo ka pa ba? Wala. Pero kung magkamin saan, if they are in need, amen, doon lang nila tayo maaalala. Tama po ba? Doon lang nila maaalala ang Diyos. May tao pa ho ba rito? Sa paglalakad po ni Jesucristo, Luke 17 verse 11 up to verse 19. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Habang naglalakad daw si Jesucristo on his way to Jerusalem, no? Malapit na siya sa border ng Samaria and Galilee. No? Alam mo, from Galilee pupunta ka ng susunod na lugar, dadaanan mo yung Samaria, iiwasan mo yung mga taga-Samaria eh. Kasi ang tingin nila sa mga taga-Samaria, mga sinner yan, mga may leprosy yan eh. Kasi yung mga taga-Samaria, para for your information, mga hybrid people yan eh. Hindi yan purong Hudyo, mga nalahian yan. No? Kaya para sa mga purong Hudyo, eh, milahi na kayo eh. Hindi na kayo puro. Ganyan. Kaya instead na sila ay daanan, iiba pa sila ng route. Nakikinig pa ho ba tayo? Nung sila tumawag kay Jesus, sabi nila, Jesus, Master, maawa kayo sa amin. When he saw them, he said, go show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Sabi ganun na Jesucristo, pumunta kayo sa mga saserdote, no? Sa mga pari. Kaya yung mga pari at saka mga saserdote, dapat ngayon wala nang pari ngayon. Hindi ko alam kung bakit may pari pa ngayon. Pero ang mga pari at mga saserdote, tapos na trabaho nila. Amin po ba? Noong Old Testament lang ang trabaho nila, sila ay naghahandog sa templo. Amin po ba? Ngayon, wala na hong paghahandog ngayon. Ibinigay ni Christ ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat wala nang pari ngayon. Amin po ba? Wala nang mga saserdote ngayon. Amin po ba? No, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon meron pa. At mga minamahal, along the way, no, sabi ng Biblia, pinagaling sila, gumaling sila. Amin po ba? So sila po ay nag-take a step of faith. No, sinabi ng Lord na umaayo kayo, magpakita kayo sa mga sordote, sa mga parit, magaling na kayo. Minsan sa buhay natin, kinakailangan natin ng pananampalataya. Amin po ba? Amin po ba? Hindi natin kinakailangan makita na nandiyan na yung pera. Hindi natin kinakailangan makita na nandiyan na yung himala. Hindi natin kinakailangan makita na nandiyan na yung sagot. Maniwala na lang tayo. No? At itong mga 10 leprosing ito, naniwala sila. No. Iyon ang pinakamaganda nilang magginawa. Instead na sila'y magmokmok, magdoubt, magkaroon ng unbelief, o sisihin ang kung sino-sino pa man, naniwala sila. Amin po ba? And along the way, sila po ay gumaling. Amin po ba? So si Kristo po'y nagpapagaling. Na po. At ang sabi ng Hebrews 13:8, si Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa Jesucristo noon, ngayon, kahapon at magpakailanman, parehas pa rin, hindi nagbabago. Kaya kung paanong nagpapagaling noon ang Diyos, nagpapagaling pa rin ang Diyos ngayon. Salamat sa mga manghihilot. Huwag lang yung hilot na may orasyon, ha? Huwag lang yun. Salamat sa mga manghihilot, salamat sa mga general practitioner, salamat sa mga doktor, no? Salamat sa mga nurse, they are instruments of God in order for us to receive healing. Pero, pakisabi pero, huwag natin kalilimutan may tinatawag na divine healing. Ano yung divine healing? Even without an aid of medicine, even without an aid of doctor, or kagaya nila, pwede ho tayong gumaling. Amen. And the Bible calls it a miracle. And Malachi 3:6, take note, pakisulat, Malachi 3:6, God changes not. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nalalaos ang Diyos. Kung gumagawa ang himala ng mga unang panahon, patuloy na ang Diyos ay gumagawa ng himala. In fact, nakatanggap ako ng himala ako mismo. No? Pooperahan ako sa sinusitis.
naoperahan ako sa tonsil pharyngitis. Hindi ko pwedeng makalimutan yung doktor ko, EENT. Noon, EENT pa, ngayon, ENT na lang, hiwalay na yung ay ngayon. Sino yung doktor ko? Si Dr. Capula. Kasama siya doon sa klinika ni Pilaris. Saan natatagpuan yun? Along Aurora Boulevard. Nasa kabila siya ng EDSA. Yung EDSA, papuntang Araneta Center. Sa kabila ng EDSA, nandoon yung klinik ni Pilaris. Kilalang kilala yun. Laging haba-haba ng pila nun. No, mga espesyalista yun. At ang doktor ko ron, si Dr. Capula, espesyalista, nagsimula mo na ako kay Pilaris, nirefer ako kay Capula, at ang sabi sa akin ni Capula, pooperahan kita, one at a time. At one time, napadaan ako dyan along Commonwealth Avenue, nakita ko yung clinic ni Capula, wala na kay Pilaris, nandito na siya eh. Malapit dyan sa lugar nila Nanay Cora, dyan sa may Balara ata yan, nakita ko yung pangalan niya, Capula. Sabi ko, ito yung doktor ko ng ENT ah. At ang sabi niya sa akin, nooperahan niya ako, amin po ba? Pero alam niyo, nung nabasa ko sa Biblia na ang Diyos ay nagpapagaling at gumagawa ng himala, may tao pa ho ba rito? Alam niyo, hindi ako nagpa-opera. And that is a miracle from God. So hindi na bumalik yung sinusitis ko, hindi na bumalik ang tonsil pharyngitis ko. Kaya naalala ko minsan yung comedian na si Alan Kay. Sabi niya, kung bakit daw siya ngayon ay sikat na sikat dahil ang naghatid sa kanya sa tagumpay yung kantang Rain. At naalala ko nung kabataan ko yung Rain na yun, mataas yun eh. Kinakanta ko yun eh. Pag kinanta ko yun, palakpakan yung mga tao eh. Pero pakantahin mo ako ngayon, abay, pambanyo na lang ako. Kasi nga, nasira yung boses ko, kakakain ng matamis. Nakakain ng malamig, nakikinig pa ho pa tayo. Nagka-sinusitis pa, nagka-tonsil pharyngitis pa. May tao pa po ba? Eh, bata pa ako. Ngayon, ang mga bata, hindi nakakakain dahil sa computer, dahil sa cellphone. Hindi na nga natutulog eh. Eh kami naman noon, nung kabataan namin, natutulog kami. Pero minsan, masyado kaming malaro. Ang laro namin nun, piko, patintero, bahibahayan, Chinese garter, taguan, etc. So, tinatabog pa ako ng nanay ko para kumain na. Eh, nalilipasan ako ng gutom. Bata pa ako, nagka-ulsar ako. Eh, nagkataon pang nung ako'y hanggang lumaki ako, eh, lahat ng uri ng bisyo, naranasan ko, no? Isa lang hindi ko naranasan yung drugs. Yung, aminin ko, hindi ako nakapag-drugs. Pero lahat ng uri ng bisyo naranasan ko, lalo na yung sugal. Kaya sa pagsusugal ko, nagka-ulcer ako. At talagang naging buhay ko na ang umiinom ng gamot araw-araw. Sa ulcer, ulcitrin, tagamet, sinta, kung ano-anong gamot yan. At naalala ko noon, ini-injectionan ako once a month yata, kung di ako nagkakamali, or once a week. Pero alam po ba ninyo, nung nakilala ko si Christ bilang Lord God Savior ng buhay ko, ang karamdaman ay umalis sa akin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa lahat ng Diyos ay nagpapagaling at hanggang ngayon nagpapagaling ang Diyos. Amen po ba? At hindi siya dumilimot. Hindi naglalaho ang kanyang himala. Kaya sa panahon natin ngayon, ang Diyos nagpapala, nagpapasagana, nagpapagaling, nagbibigay ng pang-PCMP. Ang Diyos nagbubuo ng pamilya, amin po ba? Maraming akong aral, maraming akong prophecy, nagkakaroon ng katuparan. Hindi ko na nga naaalala kung magkaminsan yung mga prophecy ko eh. Pero pag kung magkaminsan yung mga kapatid, pag namimit ko sila, nakakausap ko sila, sinasabi nila, naku, natupad po yung prophecy ninyo. Ito na po kami ngayon, may promosyon na po. Ito na po kami ngayon, ito na po yung kalagayan namin ngayon. Para ang hirap paniwalaan ng mga panahon yun, ang angaral ngayon, nagpa-prophesy ko, it seems that it's hard to believe. And yet, ito na, it's happening. Nangyayari na. Nag-materialize na. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya po mga minamahal, hindi tayo bigo. Amen. At hindi tayo bibiguin ng Diyos, tumawag lang tayo palagi sa Diyos. Amen.
Anong sabi ng John 14 verse 14? Sabi ni Jesus, tumawag ka sa akin. Sasagutin kita. Tumawag ka sa Ama, sa pangalan ko sasagutin kita. You can call to the Father in the name of Christ. John 14, 13. But you can call to Jesus directly. John 14, 14. Amen po ba? Nagiginig pa po ba tayo? So ang nangyari po, sampu po ay gumaling. Pakisabi, sampu ay gumaling. Ina naman ang boses natin. Ang sampu ay gumaling, no? Yan. At anong nangyari? Ituloy natin ang pagbasa, verse 15. One of them, when he saw he was healed, no, came back praising God on a loud voice. Nakikinig pa ba tayo? Yung isa, nung nakita niyang gumaling silang sampu, abay, pinuri niya ang Diyos. Amen? Pinuri niya. Kaya sabi nga sa kanta, I can't stop praising the Lord. Can't stop praising the Lord. Amen po ba? Eh, nagpupuri nga sa kanya ang mga tao. Pinipigilan ng mga bashers and persecutors ni Christ. Sabi ni Christ, kapag pinigil mo ang mga taong yan, purihin ako. Yung mga bato ang magpupuri sa akin. Maging sa aklat po ng Old Testament, makikita mo, punong-puno ng pupupuri yan, lalo na sa Book of Psalms. Nahiginig pa ba tayo? Praising the Lord with a loud voice. Pakisabi, loud voice. Loud voice. Kaya sabi, alam mo, kung gusto natin mag-ingay, mag-ingay tayo ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Akala ko noon, ang pagpupuri sa Diyos, solemn na solemn. Ay, sige, mayingay. Patay ang Diyos, tulog ang Diyos. Alam mo, nung nabasa ko ang Biblia, hindi pala ganun. Sabi ng Biblia, tamputin mo yung tamburin mo. Meron pa nga dong harp, di ba? All the instruments. Let them praise the Lord. Let that harp brat praise the Lord. Awit 150. Eh si Miriam, 80 years old na si Miriam, may tamburin yun eh. May tatamburin siya eh. Sabi sa Psalm 100, verse 1, enter his gates with thanksgiving in your heart. Sabi sa Awit 147, verse 1, clap your hands, all you people of the land. Shout unto God with the voice of triumph. Sabi nga. Kaya ganun pala kung magpupuri sa Panginoon. Amen? Pag-worship, eh solemn yun. Pero pag-joyful, pag-praising, pagpupuri, eh dapat malakas yun. May tao pa ho ba rito? Eh mga fan ng mga basketballista, pag nakakasuot yung kanilang player eh, ang lakas ng palakpak nila. Oh! Ako, ilang beses ako nakapasok sa Araneta eh. May tao pa Hubert, matagal na akong di nga nakakapasok ng Araneta eh. Eh, one time eh, sabi ni Joseph eh, Papa, sabi niya, Papa, manood ako basketball sa Araneta. Ah, ganun, sige, sama mo siya kayo, Eric. Sabi ko, hindi na, ikaw na lang, Papa, sama kita. May tao pa Hubert rito. Eh, sama naman ako. So, eh, nakita ko yung mga tao eh, kung magpalakpakan, kung magtalunan, kung magganyanan, kung ang mag-cheer sa kanilang player eh, favorite player eh, gano'n na lang eh. May tao pa ba rito? Eh, tao yun. Eh, humble support sa Lord. Amen. Alam mo, sa tao, talaga naman sa mga sagot na hindi natin ibigay yung the best natin para sa Panginoon. Amin po ba? Amen. Amen. Glory to God. Malakpang nga natin ng malakas sa Lord. Sigaw nga tayo ng malakas. Hallelujah! Hallelujah! Ano ibig sabihin ng hallelujah? Praise the Lord. Yun yung English nun eh. Amen po ba? Meron nga kanta, yung seven ways to praise the Lord. No? Natutunan ko yun nung pumunta ako ng Baguio eh. Nagkaroon ng conference sa teacher's camp, mga different ministers, no? Mula rito sa Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa. Then, in-introduce yata ng isang, hindi ko alam kung anong bansa siya nagmula, kinanta niya yun. No? That's seven ways to praise the Lord. Amen po ba? So mga minamahal, no? Eh, ang sabi ng banal na kasulatan, bumalik siya, pakisabi, bumalik! Bumalik.
One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. May tao po ba? He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. At siya po ay lumuhod kay Jesus Kristo. May tao pa ba? Alam mo ba? Nung si Juan the Beloved, luluhod sa angel, sabi na yung angel, huwag mo akong luhuran. Kasi parehas lang tayong naglilikod sa Diyos eh. At bawat tao, bawat apostol na luluhod sa kanila, papatayuin nila. Huwag mo akong luhuran. Pero lahat ng lumuluhod kay Jesus, kinahayaan niyang lumuhod. Hindi ka ba nagtataka kung bakit? Di ba dapat ang pagsamba ay para lamang sa Diyos? Why Jesus allow himself to be worshipped? Amen po ba? Di ba sinoso ang Diyos? Bakit niya papahintulutan na si Jesus ay yung ginagawa sa Ama ay gamin din kay Jesus? Eh sinoso siya eh. I am a jealous God, sabi ng Diyos. Huwag kayong sasamba sa iba, huwag kayong lulong sa iba, huwag kayong magpapatira pa sa iba. Pero kay Jesus, nagpapatira pa sila, lumuluhod sila, sumasamba sila, and the Father allows it, and Jesus allows it too. Hello? May tao pa ho ba rito? Hindi ho ba tayo nagtataka? Basahin mo ang Old Testament at ang New Testament, lahat ng pananalita ng Ama, pananalita ni Jesus. Opo, Isaiah 43 verse 10. Anong sabi niya ng Ama? Ako ang simula at ang wakas. Yun din ang sinasabi ni Jesus sa pahayag 22. Ako ang simula at ang wakas. Pareha sila. Ang sabi ni Haring David, the Lord is my shepherd. At ang Psalm 23, anong sabi naman ni Jesus, John 10, I am the good shepherd. Yung mga pananalita ng Ama, siya rin pananalita ni Jesus. Tingnan mo. Hindi, huwag kang aasa lang sa tagapagturo lang. Na binibigyan ka lang ng versikulo para basahin mo. Ikaw mismo magsaniksik ng Biblia. Nagsimula ako nagbasa ng Biblia, yung malinggit na Gideon Bible na mga binibigay sa mga estudyante. Sa mga hotel, meron yan eh. Sa mga sundalo, eh, binigyan ako ng pinsan ko. Sabi niya, kuya, hanapin mo yung totoo, basahin mo. Umuwi pa ako nun sa may 15th Avenue. 211, ngayon, 159 number na yun. Eh, dun yung kwarto namin sa baba. Akat ako sa taas, sa veranda, kasi mas mahangin dun. Dun ako sa veranda. Eh, kasi yung kwarto namin sa dulo, eh, tabi siya pa yun. Nandiyak lang. Doon ako sa veranda, tapos nagbinasa ko yung Biblia. Araw, gabi-gabi yan, bago ako matulog. Sinuri ko yung banal na kasulatan. Ngayon eh, sabi nila, pag sinuri mo yung banal na kasulatan, masisira ulo mo. Eh, bakit tumino ako? Hindi pa ako nasatisfied sa New Testament. Binasa ko Old Testament. Amin po ba? And I found the truth. Ang dami kong natutunan. Eh sa dami na natutunan ko, hindi pa mayag ng Diyos, ang natutunan ko, itago ko na lang. Amen. Kaya na kailangan ituro rin sa iba yun. Amen. Ito, pa ho ba rito? Pag meron kang natuklasan, may discovery ka, na-discovery ka lalo na katotohanan, dapat ituro mo sa iba yun. Basahin mo ang lahat ng pananalita ng Ama, ni Jehovah, o ano man ang tawag mo sa Kanya. Di iba ayaw ng Jehovah eh. Di iba ayaw ng Yahweh. YHWH lang daw. YHWH lang daw, walang vowel. Huwag lang magmula siyang tawagin Allah. The Bible of Quran, the God of Quran and the God of the Bible is different. Kaya yung sinasabi ng Pangulong Duterte, na sinasabi niya, naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Allah, magkaiba si Allah, magkaiba ang Diyos ng Biblia, magkaiba ang Diyos ng Quran. Amin po ba? Magkaiba po yun, malayo po yun. Basahin mo ang pananalita ng Ama simula nung lumang tipan at tingnan mo lahat ng mga pananalita ni Jesus at magtataka ka.
maraming bunga. At maraming beses na tinawag si Jesus na Diyos, not just small G, but small big G. May tao pa ho ba rito? Kung lahat ng ginagawa sa Ama at ginagawa rin ni Jesus, abay, hindi mapayag ang Ama nun kasi ayaw mag-jealous God. Sasabihin ng Ama, no one can snatch you out of my hand. At sasabihin din ni Jesus, and no one can snatch you out of my hand. E din nasa dalawang kamay na tayo. May tao pa ho ba rito? Amin po ba? Naunawaan po ba natin? Sino pong nakakaunawa po malakpa? Kaya po magdasa ho tayo ng banal na kasulatan. Kaya lahat ng uri, pag nagkaroon ka ng pera, lahat ng uri ng version ng Biblia, binili ko. Bumili rin ako ng Hebrew Greek para alamin ng malalim ang katotohanan. And I found the truth. Napakahirap umasa. Aasa ka lang kung kani-kanino, ito, basahin mo ito. Ito, paniwalaan mo ito. Kaya nung ako'y bata pa, bawal magbasa ng Biblia, yung mga pinuno lang ng reliyon ang magbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi wala daw tayong karapatan. Masisira daw ulo natin. May tao pa humo rito. Pero hindi pala, dapat basahin natin ng Biblia. Dapat pala ang bata pa lang, nag-aaral na ng Biblia, nagbabasa na ng Biblia. Amen. Kaya nakakatuwa ngayon eh, meron ngayong mga Bible na illustrated Bible ang ibig kong tukuyin, may mga pictures. Yun yun eh. At kinakailangan ibalik talaga ang Biblia sa loob ng tahanan. Ibalik talaga ang Biblia sa loob ng eskwelahan. Ibalik ang Biblia, anong sabi ni Martin Luther? Not Martin Luther King ha, Junior, iba yon. Si Martin Luther lang. No? Sabi niya ganoon, pag wala ang Biblia sa anumang eskwelahan, baliwala, useless. Si Martin Luther na isang paari na tumiwalag sa pagkapaari sapagkat nakapagbasa ng Biblia, gumawa ng thesis 95, pinaskil niya, pinatawag siya ng pinunong ng relihiyon at ng pinuno ng bansa, at ang sabi sa kanya, i-recant mo lahat ng sinabi mo. Ang ibig sabihin na i-recant, bawiin mo yan. At ang sabi niya, iingatan na, sabi nila, iingatan namin ang buhay mo. Sabi niya, pag-iisipan ko. Pero hindi niya binawi. So kung doon nagsimula ang Protestantism, walang relihiyong Protestante, tandaan ninyo. Lahat ng non-Catholic ang tawag nila Protestant. Walang relihiyong Protestante. Pag sinabing Protestante ka, you are a non-Catholic. Whether you are a Baptist, a Methodist, a Nazarene, etc., a Wesleyan, etc., you are called Protestants. Nakikinig pa ho ba tayo? Tinatawag kayong mga Protestante. Kasabay ni Martin Luther, lumitaw siya sa Boranola. At doon nagsimula. Year 1500, doon nagsimula na ang katotohanan ay lumitaw. Amin po ba? Nakikinig pa po ba tayo? I-google ninyo. Pumunta kayo ng Philippine Bible Society, merong isang maliit na aklat doon. How the Bible came to the Philippines. Actually, pari at mga kasama ng pari ang nagpasok ng Biblia sa Pilipinas at mga iba pa na hindi nangangahulugang pari, madre eh. O nasa isang relihiyon ay mananatiling mali yan. Hindi po. Isang mataas na pinuno ng isang iglesia ang tumiwalag sa kanilang iglesia. Sapagkat nakita niya na sa banal na kasulatan ng katotohanan. Ay hindi nangangahulugang yan ay pinuno ng isang iglesia o anong pa mga relihiyon. Mananatili siya lang nandun sa ganong kalagayan. But time will come. Amin po ba? Sige, lilitaw at magpapalabas ng katotohanan. At talagang napakahirap bago na ipasok ang Biblia sa Pilipinas. At ngayon, ang Biblia ay ito na, landad na landad, at litaw na, wala nang makapipigil.
Anumang relihiyon ang pumigil para magbasa ang tao ng Biblia, hindi na mapipigilan. Nasa tao na lang hindi siya magbabasa ng Biblia. Amen po ba? At tingnan niyo ang lahat ng pananalita ng Ama, tingnan niyo ang lahat ng pananalita ng Jesus, parehas. At yung kanilang ginagawang pagsamba, pagluhod kay Jesus, sa Ama, parehas din. Hindi sinasabi ni Jesus, tumayo ka. Hindi naman ako Diyos eh. Tao lang ako, hindi mo ba alam? O kaya naman ay kagaya ng mga sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses na kung ako man ay Diyos, maliit lang ako na Diyos. Sakto lang ako. Si Jehovah ay litro. Kumbaga sa shop o regular size lang ako, si Jehovah ay family size. Sige, nagturo na ilan ng Jehovah's Witnesses. Maliit lang na Diyos si Kristo. Malaking Diyos si Jehovah. At dalawa yung Diyos nila eh. E tayo, ilan ng Diyos natin? Isa lang. Alam ka naman magkaroon ka ng dalawang Diyos. Amin po ba? Anong pangalan ko? Ano po pangalan ko? Ricardo. Anong pangalan ko? Palayo ko? Si Ricky. Pero sa ibang, palayo ko rin. Si Rick din ako. Si Eric din ako. At yung nakachat kong pinsan ko eh, nagulat ako. Ang sabi niya sa akin, Kuya Let, bigla ko naalala yung pangalan ko nung bata ako. I was also called Let. Amen po ba? Naalala ko. Yung pangalan ko nung bata pa ako. Ngayon, yung head ko na lang bata. Yung edad ko hindi na. Ngayon, si Lek, si Eric, si Rick, si Ricky, si Ricardo, ilan siya? Ilang tao yun? Isa. Diba? Tawag niyo sa akin, Pastor, ganyan. Tinatawag din ako minsan ng mga anak ko ng pastor, pero minsan mas madalas ang tawag nila sa akin, Papa. Tama po ba? Nung nabubuhay pa yung nanay ko, tinatawag niya din ako ng pastor, pero kumbaga minsan tinatawag niya ako, anak. Yung anak na tinatawag ng nanay ko na anak, at tinatawag niyong pastor, at tinatawag ng anak kong Papa, ilan kami? Isa. Yan ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Amen po ba? Eh kung isa lang ang Diyos eh. Eh bakit? Ito ako pa po ba rito? Eh bakit si Kristo yung nagpapatawag din na Diyos at lumuluhod din sa kanya mga tao? Even the Holy Spirit Himself was called God. Alam mo ba na ang Banal na Espiritu tinawag din Diyos? Saan po mababasa yun? Gawa 5:3-5. Tinawag mismo ang Holy Spirit ay Diyos. Gawa 5:3-5. Tinawag mismo ng Holy Spirit ay Panginoon. Saan po mababasa yun? Ikalawang Korinto 3:17. Ang Holy Spirit tinawag na Diyos. Opo! Acts 5:3-5. Ang Holy Spirit tinawag na Diyos. Opo! Saan? Na Panginoon? Opo! Sa aklat ng 2 Corinthians 3:17. Marami pa ba sa Biblia na tinawag siya ng Diyos at tinawag siyang Panginoon? Opo! Kaya nga, pag hindi ka magbabasa ng Biblia, hindi mo tumatutuklasan. Nakikinig pa ho ba tayo? Siyempre, maraming tao, di ba? Pag ikaw ay ka-DDS, yun lang ang pinakikinggan mo, tama? Sarado ka sa iba. Pag sinabing may summary killing, sasabihin ng mga taga-DDS, wala! May extrajudicial killings? Wala! Eh, DDSin eh. Pero meron ba talaga extrajudicial killings? Meron! May summary killings ba talaga? Meron! Hindi naman tayo bungal. Hindi naman tayo bingit. Bulag ito. Tama? Alam naman natin eh. Laging maraming pinapatay halos araw-araw. Pinatay ng riding in tandem. Pinatay ng nakabonet. Pinatay ng ganito at sinabing lumaban, may baril, caliber 38. Merong summary killings, may extrajudicial killings. But if you belong to the DDS, sarado mata mo. Ganyan ang marami. Pagkabilang sila sa ganitong relihiyon, sarado sila. Pero dapat bukas ka. At ang pinakamaganda nga sinasabi mo, open the heart of my eyes, Lord.
O kaya ano yung sinasabi sa Biblia, no? Open my eyes, Lord, that I may see wonderful things out of thine look, out of your look. Buksan niyo po ang aking paningin, Panginoon, nang makita ko. Amen po ba? Pagsarado yung paningin mo, lalaki kang tao, tutularan mo si Rostom, magpapapalit ka ng pangalan, magpapalit ka ng kasarian. Kasi sarado yung mata mo eh. Eto kami. Eh sarado eh. Lahat ng sarado yung mga mata kaisipan, ipipilit nila yung kanila. Tama po ba? Pero kung magbubukas yan ng kaisipan, eh paano kung naputol na sa nila, dadamputin uli yun? Wala pong malis siya. Paano nila kakabit uli yun? Wala pong malis siya. Kasi may nangyaring ganun, di ba? Inalis na sa kanya, ay nakilala siya sa Panginoon ng malalim. Saan niya hanapin yung pinutol sa kanya? Itano pa ho ba rito? Wala pong malis siya, sabi ko. Si Eva tada noong unang panahon, hubot-hubot, walang malis siya. Nagkaroon lang ng malis siya nung kumain na nag-aalam ng mabuti at masama na bunga ng punong kahoy. Amin po ba? Kaya maraming tao sarado eh. Oh. Bakit mo sinasamba yung kahoy na yan? Bakit mo sinasamba yung bato na yan? Eh, sarado nga isip eh. Hindi Diyos namin yun eh. Kaya sasabihin nila, uy, nagpakita si Jesus sa ulap. Oh, itong saging, oh. Pagbukas ko ng balat, mukha ni Jesus. Sipi, may Diyos sa saging pa, oh. Di ba? Naalala niyo sa may La Union noon, si Judean, bakla pala si Judean. Sabi niya, tingnan niyo yung araw. Ando si Mama Mary. Sito yung araw, sumasayaw. Ano siya ng araw? Rock! Ay, hindi pala. Hula. Eh, sarado nga isip nila eh. At dapat natin silang kaawaan. Amin po ba? Sarado isip nila. Kaya nga, paano? Hindi kasi nagbabasa ng Bible eh. Eh, dapat magbasa ng Bible. Bago matulog, magbasa ng Bible. Pagising sa umaga, pwede rin magbasa ng Bible. Itawa pa ho ba rito? Bago matulog, magbasa ng cellphone. Pagising, magbasa ng cellphone. Amen po ba? Kaya kung pumapayag na yung anak mo, hindi nagbabasa ng Bible, tapos hanggang lumalaki, hindi mo kasama sa church, eh darating man panahon na mas malaki pa sa'yo yan, lalo hindi ka nasusundin yan. Kapag ang bata maliit pa lang, hindi mo na napasunod, paglaki, mahihirapan ka masunod rin yan. Anong versikulo, lingkod ng Diyos, Kawikaan 22:6. Hanggang bata pa lang yan, turuan mo na yan. Dahil pag lumaki yan, lalong hindi mo nakakayanin yan. Eh, mas malaki pa sa iyo yan eh. Habang bata pa yan, turuan mo na yan. Train of a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train of a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya minsan, tatataka tayo bakit yung mga ating anak, yung mga ating hindi naglilingkod. Ay, nung bata pa kasi, hindi mo kinontrol eh. Hindi mo na, hindi pa na may pananalangin, hindi mo binigyan ng magandang halimbawa. Hindi mo binipit-bit sa gawain ng Lord. Kahit sa ayaw niya sa gusto, bibitin mo. E tao pa ko ba rito? Amin po ba? Ano sumasagot? Amen. Palapakan natin si Lord. Eh, pag malaki na yan, ang hirap mo ng bitbitin niya. Nako. At iba na, binibitbit niya pag malaki yan. Oh. Inibitbit niya, retorsa. Yung kanyang kasintahan, yung mga nakaipit sa daliri niya, yung mga sinisingot niya, na yung mga binibitbit niya. May tao pa ho ba rito? Pero meron pang pagkakataon. Amen. Bagong buhay, bagong taon, bagong simula. Palakpakan natin si Lord. At nagsabi si Jesus nang nagpatira pa sa kanya ang Samaritan. Lagi niyang bang nakikita sa Biblia, laging Samaritan, Samaritan, the good Samaritan. Kasi ang iniisip lagi ni Jesus, o ang napansin ko kasi palagi, listen very carefully,
yung mga inaasahan sana ng Diyos, ito ang hindi niya maasahan. Aaminin ko po sa inyo, minsan may nagsabi nga sa akin eh, lingkod ng Diyos, bakit niyo po kami pinapuntahan? Number one, eh kasi gusto mong puntahan kita eh. Pag ayaw mo, paano kita pupuntahan? Siyempre magkatago ka, alis ka, marami kang alibay. Hindi kita mapupuntahan. May tao pa ho ba rito? Eh hindi naman po kami mayaman, wala naman po kami pera, wala nga offering dito eh. May tao pa ho ba rito? Tingin po sa magandang lalaki sa harapan. Hindi nangangahulugang dikotse yan at mayaman yan, mahal niya ang Diyos. Hello? Hello? Ano sa masagot? Hindi nangangahulugang mayaman at dikotse yan at naiikot niya ang buong mundo'y mahal niya ang Diyos. At hindi rin nangangahulugang nasa squatter area, na ngayon ay tinatawag na informal settler. Ayaw na ng squatter area. Informal settler. Hindi nangangahulugang nandoon sa informal settler ay hindi nila mahal ang Diyos. Hello? Wala yan sa kinalalagyan ng tao. Nandun yan sa puso ng tao. Tama? At hindi nangangahulugan na may darating dito nakakotse ay nag-iikabo at nagpe-persport yan. Hello? Ulitin ko. Hindi nangangahulugan meron darating dito na nakakotse at maraming kotse. Yan ay nagpe-persport at nag-iikabo. Hindi! Hindi lahat! Pero hindi nangangahulugan na dumating siya wala siyang make-up, wala siyang lipstick, pero nag-iigapo siya at nagpe-pelsport siya! Walang tao na sumasagot. Hina naman ang palakpak mo sa Panginoon. Hindi niya tara, hindi naman sinabi ko. Ulit. Hindi nangangahulugan dumating yan. Grabe, napakaganda ng kasuotan. Ang bango-bango, etc., ang daming sasakyan. Hindi nangangahulugan ganyan ang attire niya ay nag-iikapot, nag-first fruit siya. No! It is not an assurance that that person loves the Lord. Pero maaaring may dumating, walang makeup, walang lipstick, hindi pa nakaayos yung buhok, nakabuwag-wag pa ng ganun. Pero grabe kung magbigay na ikapot ng doon, grabe, mag-first fruit. Hello! Hindi rin naman nangangahulugan yung mga lumalapit sa akin na mababango, magaganda at maraming kotse sa sakyan. Pagka may nila, may nakaipit. Kung magkaminsan nga, puro problema ang iniipit niya. pero meron din naman na buhaghag ang buhok, walang lipstick, walang makeup. Pero paglapit nila sa'yo, Esther, pasensya ka na po. Ito po yung bonus ko, pero sa inyo na. 13 month pay ko ito, pero sa inyo na. Hello? Tao pa po ba rito? Walang sumasagot? Walang sumasagot. Kaya sabi ng Panginoon, nasaan ang siyam? Yun ang pamagat ng mensahe na ngayon. Where are the other nine? Ang siyam na naaalala ng ang Diyos, kailangan nila ang Diyos. Ang siyam na pagkatapos na nasumagot ang Diyos, nawawala na sa Diyos. They are willing to go to Pangasinan, Baguio, Pampanga, Makabebe, Mexico. They are willing to go to London, Paris. They are willing to go to Nevada, Alaska, Texas, Macau, Hong Kong. But they are not attending this church every Sunday. Hello? Hello? Ano sumasagot? Oo, ang dami-dami nilang handa, ang dami-dami nilang paputok sa araw ng bagong taon. Pero pagdating ng Sunday, wala sila. At ang sagot ng tanong ng Panginoon, where are the other nine? Nasaan ang siyam? Nasaan ang siyam? The other nagtatanong ang Diyos, hindi ba sampu ang pinagaling ko? Bakit isa lang ang lumapit? Samaritano pa?
those outcast people, those considered mga leprous people, mga hybrid people, mga hindi puro. Ito pa yung Good Samaritan. Hindi yung mga Levita na naglilingkod sa templo, hindi yung priest na intercessor ng tao ng Old Testament. Pero ang intercessor natin ngayon, ang mediator natin, 1 Timothy 2:5, si Jesus. 1 Timothy 2:5. Nakikinig pa ba tayo? Kaya ang sabing ganoon ni Lord, nasaan nang siya? Hello? Nagtatanong ang Diyos, nasaan? Alam mo, pag lumalapit tayo sa Diyos, gusto ng Diyos yan eh. Huwag natin sinusunod ang problema mag-isa. Ang hirap niya, magpapakamatay ka. Pag hindi mo na kaya, magpapakamatay ka na. John 15:5, you cannot solve your problem alone. John 15:5. Yung iba naman, Isaiah 2:22. Isaiah 2:22, umaasa sa kapwa niya tao. Sabi ko nga sa inyo eh, subukan mong mahirap ka, hindi ka lalapitan ng tao. Subukan mong mahina ka, hindi ka lalapitan ng tao. Subukan mong wala kang alam, hindi ka lalapitan ng tao. Kailan ka lalapitan ng tao? Pag nasa posisyon ka, mayaman ko, marami kang pera, malakas ka, matalino ka. Proverbs 29:25. Proverbs 29:25. Pero ang sabi ng Lord sa Isaiah 2:22, huwag mong asahan ang kapwa mo tao. Hello? May hangganan yan eh. May hangganan yan. Huwag mong asahan ang kapwa mo tao. Hello? Kaya napakagandang lumapit sa Diyos. Pero ang nais ng Lord paglapit mo sa Kanya, Mark 11:24, maniwala ka na siya'y sumasagot. Maniwala ka na siya'y sumasagot. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin, ipapakita ko sa iyo kamangha-mangang bagay na hindi mo pa naintindihan, hindi mo pa namanawaan. Unsearchable things that you do not know. Jeremiah 33:3. Pero ang nais ng Lord, pagkatapos kang sagutin ng Lord, amen! Awit 107:1, oh give thanks to the Lord, for the Lord is good. Oh give thanks to the Lord, for the Lord is good, and His love endureth forever. Wala sa tono, no? Kaya pag may mga praise and worship minister na nawawala sa tono, sa akin nagmana yun. Awit 107:1, oh give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya inaalis yan. Ang tao lang ang ayaw sa pag-ibig ng Diyos. Pag ang tao hindi naligtas, siya ang may kasalanan. Pag ang tao napariwara, siya ang may kasalanan. Jeremiah 31:3, it says, I have loved you with an everlasting love. Jeremiah 31:3. Isaiah 54:10, though the mountains be removed, though the hills may be shaken, but my love for you will never be departed. My love for you will never depart. Alam mo, mauuga na ang mundo, pero ang pag-ibig ko sa iyo, hindi mawawala. Amen. At yan ang team natin na nakaraan, God's love is forever. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Pag tao napunta na impyerno, kasalanan niya yun. Pag tao hindi niya nalaman ng katotohanan, kasalanan niya yun. Pag tao na pariwara, kasalanan niya yun. Eh, yung pag-ibig ng Diyos, inaalok niya eh. Ayaw niya. Kaya sabi ng Lord, pasalamatan natin ng Panginoon. Verse 2! Awit 107:1, give thanks to the Lord, for the Lord is good and His love endures forever. Verse 2! Let the redeemed tell their story. Nakikinig pa ho ba tayo? Hayaan silang mga tinulungan ng Diyos ipagsabi ang kanilang karanasan sa Diyos. Wala tao naman dito, grabe. Inaantok pa rin, kasi masyado maingay ka gabi, hindi nakatulog o nakasabay. Ako nga, doon ako sa office kagabi, nakakulong ako eh. Eh kaya lang, tumulog yung cellphone ko eh. Happy New Year daw eh, may bumabati na eh.
2017 na raw eh. Alam nyo, kahit din nyo nakabatihin, okay lang. Regaluhan na lang ninyo. Hindi, chak lang. Hindi, chak lang yun. Kung yung yung dibdibid nyo. Nakikinig pa ko ba? Kaya dapat daw, yung mga magagandang ginagawa sa atin ng Diyos, sinasabi natin yan, amen! Kaya namin testimony portion eh, para bigyan kayo ng Diyos na magpatotoo kayo kada Sunday. Kaya dapat kada Sunday, hindi ka pinipilit. Dapat kursa ka every Sunday, tumatakbo sa harapan. Sinasabi mo, ano ang magandang ginawa sa iyo ng Lord sa loob ng isang linggo? Kung walang ginawa sa iyo ang Lord sa loob ng isang linggo, anong klaseng Diyos yan? Kaya dapat nagpapatotoo kayo. Dapat nagkukumahog kayong tumatakbo sa harapan. Nagkakanarapa kayong tumatakbo sa harapan. Ako ang magpapatotoo. At dapat sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, sa lahat ng tao, sabihin mo sa kanila ang magandang ginawa sa iyo ng Diyos. Walang sumasagot. Ang special number ay pasasalamat sa Diyos sa kanyang magandang ginawa. Kaya dapat nag-i-special number kayo. Hindi baling magkamali ka sa special number kaysa naman hindi ka nag-special number. Kasi pag nagkamali ka sa special number, pagbalik mo uli, pagagagalingan mo na eh, tama? At kung magkamali ka uli, at least nakapag-special number ka. Yung pag-i-evangelize ay pasasalamat sa Diyos. Yung pag-aawit, pagtugtog, pangangaral ay pasasalamat sa Diyos. Kaya ito tinanggap kong pangangaral, iniwanan ng business. Iniwanan yung tinapos sa eskwelahan. Nag-full time ako kasi pasasalamat ko ito sa Diyos eh. Nag-i-evangelize ka, nagkakaloob ka, nagbibigay ng tithes, offering, first fruits, pasasalamat mo sa Diyos yan. Nag-aayuno ka, pasasalamat mo sa Diyos yan. Naglilingkod ka sa Diyos, pasasalamat mo sa Diyos yan. Nagbubuhat ka ng mga gamit, pasasalamat mo sa Diyos yan. Nagpapakain ka, pasasalamat mo sa Diyos yan. Amen! Kaya dapat, hindi tayo pinipilit para maglingkod sa Diyos kasi pasasalamat mo sa Diyos yan. Hindi ka dapat pinipilit para magligtas ng kaluluwa, pasasalamat mo sa Diyos yan. Hindi ka dapat pinipilit na gawin ang mga gawain ng Panginoon kasi pasasalamat mo sa Diyos yan. Amen po ba? Oh, give thanks to the Lord, for the Lord is good and His love endures forever, and let the redeemed tell their story. Let the redeemed praise the Lord. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Palakpakan natin sa Lord ng malakas. Awit 116 verse 12. Awit 116 verse 12. Paano ko ba pasasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihang ginawa sa akin? Ayun eh. Awit 116 verse 12. Nagtatanong siya, how can I repay the goodness of God? Dapat ganyan din tayo, nagtatanong din tayo eh. Pagising ka ng umaga, malakas pa ako, buhay pa ako, o ang daming problema, pagsubok laban ng buhay, there are so many ups and downs, and yet, and still, I'm alive. Ito pa rin ako. Paano ko kapapasalamatan ang Panginoon? Awit 116 verse 9. At ang sumagot, siya na rin ang sumagot, verse 17 hanggang 18. Verse 17 hanggang 18. Awit 116, verse 12 yung kanina, ngayon verse 17 hanggang 18, sabi niya, tutuparin ko yung mga pinangako ko sa Diyos. Hello? Ganyan ang tao. Pag mamamatay na bang, ino, pagalingin mo lang ako, pangako ko, cross my heart, Batman, Batman, Superman. Panginoon, mangyari lang ang mga bagay na ganito. Oh, Pexman, cross my heart, Batman, Superman. Panginoon, di ba? Pero pag nangyari na ang mga kabutihan ng Lord, limot na si Lord. Tingin po sa magandang lalaki sa harapan. Alam mo, dapat kung ginawang ka ng kabutihan ng Lord, dapat yung hindi mo ginagawang mabuti para sa Lord, gawin mo na ngayon.
At kung may ginagawa kang mabuti para kay Lord, dapat dagdagan mo pa. Amen. But situli talagang gilog kay Lord mo ginagawa yan, ha? Hindi kung kanino pa man, o hindi sa ano pa man. Lalo na sa hindi, lalo at hindi sa maling iglesia o relihiyon o simbahan o etc. How can I repay the goodness of God? Nakikinig pa ho ba tayo? Itutuparin ko yung mga pinangako ko sa Diyos. Ipagsasabi ko yung magandang ginawa ng Lord. Mag-evangelize ka, ipagsabi mo yung magandang ginawa ng Lord. Umawit ka, tumugtog ka, sumayo ka. Magpuri ka sa Diyos, mag-special number ka, magpatutuwa ka. Maglingkod ka sa Diyos. Kaya nga, minsan tinatanong ako ng isang kapatid, di mo ba ang pastor siya ganito, si ganito? Sabi ko, oo. Eh, nasaan na po siya? Retired na siya. Di ba wala pong retirement sa Panginoon? Oo. Siguro, ano na lang siya? Preaching na lang kanya. Hindi niya na siguro kayang magpalap kasi matanda na siya. Pero kada Sunday, nagpipress pa rin siya. Ah, opo. Kasi wala naman po talagang retirement sa Panginoon. Eh. Tama. May tao pa ho ba rito? Hello? Ano? Wala siya masagot. Sabi nga nila, habang may buhay. Habang meron daw dugong tinataglay, sabi gano'n. Ano? Nakikinig ko ba tayo? Awit 116, verse 12, 17, and 18. No. Sabi nga na mga ngaral, chapter 5, 1 to 4. Mga ngaral, chapter 5, 1 to 4. Sabi ng Panginoon, mangmang ka. You are a fool. Pag hindi mo tinupad ang mga pinangako mo sa Diyos. You are a fool pag hindi mo tinupad ang mga pangako mo sa Diyos. Subukan mo ang isang tao pag walang pera, may sakit, may karamdaman. Pinapatugtog niyan, praising song. Mga pinapos niyan, puro word of God. Pero subukan mong marami ng pera yan, wala nang may sakit. O ano-ano mga pinapos niyan, mga hugot. Hugot lines. Hello? May tao pa ho ba rito? Kaya dapat kung maraming, eto, hindi naman sa pag-aano to, maraming nagsasabi sa inyo, pumunta ka rito, magsama-sama tayo. Alam mo, hindi maganda magsasama-sama yan. Ito yung sabihin mo sa kanila, pumunta ka sa church, doon tayo magsama-sama. Amen! Yan ang tama. Pupunta ko riyan. Ano na gawin natin dyan? Magsasama-sama lang tayo, ganun lang? Okay lang din yan. It's you who built the family, it's you. Roll over the ocean, roll over the sea. Mas maganda magsama-sama tayo sa totoong pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Yun ang totoo, amin. Yun ang tama. Sama-sama natin maranasan ng kabutihan ng Diyos. Sabi ko nga sa isang kapatid, alam mo kapatid, maaari hindi tayo kasing dakila ng maraming tao. Hindi tayo kasing yaman ng maraming tao. Hindi tayo kasing sikat ng maraming tao. Kung tawagin nga nila ay famous. Hindi tayo kasing famous ng maraming tao. Famous as in P-E-I. M-U-S, famous. Itong sabi ko sa isang kapatid, pero alam mo anong meron sa atin? Mahal natin ang Lord. Amen. Naglilingkod tayo sa Diyos. Nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. At darating ang panahon, pasok tayo ng langit, meron tayong reward. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya mas maganda yung mga nag-i-invite sa atin, punta kayo rito, sama-sama tayo rito. Ang pinakamaganda, ayaw sumama sa akin. Kasi kung saan ako pumupunta, naroon ang presensya ng Diyos. Amen? And in His presence, Psalm 16 verse 11, there is fullness of joy. Psalm 16 verse 11. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yung mga hindi tumutupad sa pangako niya kay Lord, anong tawag ni Lord? Mga ngaral, chapter 5, verse 1 to 4. Mga mangmang. Awit 126, verse 3. The Lord has done great things for us, that therefore we are glad.
ang Diyos ay gumawa ng dakilang bagay sa amin, kaya namang galak na galak kami. Hello? Magalak tayo, ipagsabi natin, imaglingkod tayo sa Diyos. Dahil may magandang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Galacia 2:20, anong sabi ni Apostol Pablo? Kung babasahin mo yung mga sinusulat, niya, eh, siya po ay murderer. Paano siya nagiging murderer? Lahat ng mga Kristiyano, pinapakulong niya hanggang mamatay. Sabi niya, I am the worst among the sinners. Ako ang pinakamasama sa lahat. But by the grace of God, sabi niyang ganoon, eto na ako ngayon. An apostle, an evangelist, and a teacher. Sabi niya. And these are the heads of the church. Ang totoong pinuno ng iglesia, apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru, yan ang totoong leader ng iglesia. Apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru, diakonesa, diakono, sila ang leader ng iglesia. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the deacons, the deacones. Sila yun. Acts chapter 6 verse 1, bababa. Sila Pilipe, Esteban, mga diakono yun eh. Na-promote lang, naging evangelist. Si Pebe, sa Roma 16. Diakonesa yun. Ang mga leader na iglesia, diakono, diakonesa. Apostol, propeta, evangelista, pastor, guru. Ito ang leader ng totoong iglesia. Kung meron silang leader sa kanilang iglesia, gawa-gawa lang nila yun. Pero sa Biblia, diakono, diakonesa. Ano ba yung trabaho ng mga diakono at diakonesa? Yan, yung mga nasao, nasa attendance, yung mga diakono at mga diakonesa yan. Yung magpapakain sa atin mamaya, matapos ito, yan yung mga diakonesa at diakonesa. Yung mga dala ng pagkain, yun yung may birthday. Pero kahit na hindi birthday, nadala ng pagkain, yun, okay pa rin. Nag-birthday pa rin yun, no, nakarang December 15, ngayon magpapakain. Tsak lang. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano ang leader ng mga iglesia? Diakono, diakonesa, pastor, ebanghelista, guru, propeta, apostol, sila ang leader ng iglesia. Basahin mo ang Biblia. Biblia ang babasahin mo, ha? Huwag kang magbabasa ng kung ano-ano ang babasahin yan. Wala doon. Pero ang Biblia ang babasahin mo, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers, the deacons, the deaconess, sila ang leader ng iglesia. Ano yung trabaho ng mga diakonesa at mga deacons and deaconess? Yan, yung mga nati-take ng offering. Mga katuwang natin sa communion, these are the deacons, the deaconess. Amin po ba? Ito ka pa ho ba rito? Kaya mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, Galacia 2:20. Sabi niya, dahil sa pag-iibig ng Diyos na ibinigay niya sa akin at namatay siya para sa akin. Amin po ba? Namamatay ba ang Diyos? No! Hindi siya pwedeng mamatay. Pero nagkatawang tao siya para siya mamatay. Saan matatagpuan yun? Ang dami nun. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Hindi ko na po babasahin pa sa inyo mga versikulo. Tuklasin na lang ninyo. Amen? Anong pangalan ni Jesus nung bata pa siya? Ninyo? Hindi. Anong pangalan ni Jesus nung bata pa siya? Emmanuel. Kaya nga si J.I. yung panganay ko. Jan Emmanuel yun eh. J.I. yun. Emmanuel. King James Version. Sa mga bagong version, yung Emmanuel nila, ina. Pero sa King James Version, ayun, Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Nung dumating sa Jesus, anong pangalan niya? Emmanuel. Anong tawag sa kanya? God is with us. Siya si Emmanuel. God is with us. Nakikinig pa ho ba tayo? At ito ang pag-ibig ng Diyos. He became man. Saan po matatagpuan ang nagkatawang tao siya? John 1:14. Sino may Biblia riyan? Sino may Biblia? Pakibasa John 1:14, mabilis!
Pakibasa, mabilis mo. Sexy. John 1.14. Basa. Mabilis, sino nakakita? Walang mahihain dito. Sige, lagi na lang si Pastor Roroan ang hindi nahihiya eh. Kaya lagi na lang si Pastor Roroan ang nagbibigyan. Eh, sige. The Word became a man and lived among us. John 1.14? Apo. Sige, basa. The Word became a man. A man. And became lived among us. And live among us. Sa Tagalog! Tagalog! Yan eh. Yan. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Ang berbo at tumahan sa gitna natin. Sino yung berbong yun? Juan 1:1. Basa mo yung Juan 1:1. Juan 1:1. Nagsimula siya ang berbo at ang berbo ay suma Diyos at ang berbo ay Diyos. Oh, ano yung berbo? Diyos. Tapos yung Diyos na ito ay nagkatawang tao. 1 Timothy 3.16. Basa mo nga 1 Timothy 3.16. 1 Timothy 3.16. 1 Timothy 3.16. Yan. Ay, lingkod ng Diyos. Hindi ka naman nagbubulat ng Biblia. Ang dami mong binabanggit na versikulo. Ito ang kagandahan na lagi nagbabasa ng Biblia araw-araw. Ito yung kagandahan na binasa mo ang Biblia, Old Testament, tinapos mo. Ito yung kagandahan ng Biblia, binasa mo yung Old Testament, tinapos mo. Amen! Hindi ka lang umasa na binibigyan ka lang ng versikulo. 1 Timoteo 3.16, basa mo nga. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa bansa, sinampalatayaan ng sanlibutan. Naihayag sa? Sanlibutan. Hindi, yung naihayag. Masa mo, dahan-dahan. Okay. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman. So bago siya nahayag sa laman, ano siya? Diyos siya. O, kasi nahayag siya sa laman eh. So ibig sabihin, meron siya pinagmulan. Sa mababaw na Tagalog. Sino mababaw na Tagalog? Sister Nena, may mababaw ang Tagalog dyan. 1 Timoteo 3.16. Wala? Walang naganap? Okay na yun. May tao pa ho ba rito? Gusto niyo, bigyan ko ba kayo ng maraming versikulo na sa Jesus ay Diyos o hindi na? Okay na kayo? So, mga minamahal, Galatia 2.20. Dito na ako po ako magwawakas. Sabi ni Pablo, sabi niya ito, kung ako'y nabubuhay ngayon, hindi na ito para sa sarili ko. Nabubuhay na lamang ako sa pananampalataya kay Kristo na nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay para sa akin. May tao pa ho ba rito? Ang malalim na nagpapasalamat sa Diyos, na marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos, handa niyang gawin na ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen. Hanggang sa huli hininga ng kanyang buhay. Alam niyo, maraming tao, masunurin daw sa Diyos. Pagsuotin mo lang ng uniform kada Sunday, hirap na hirap. Mahal daw niya ang Diyos. Hindi siya makapagsuot ng uniform. Mahal daw niya ang Diyos. Hello? Mabuti pa yung sepulturero, may uniform. Mabuti pa yung cook, may uniform. Yung waitress, may uniform. Yung crew, may uniform. Pero gusto niyang maglingkod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, pasotin mo lang ng uniform, init na hindi mo maintindihan. Hirap na hindi mo maintindihan. Mahal daw niya ang Diyos. Uniform pa lang yun. Hello? Alam mo kung mahal natin ng Lord, handa na tayong mabuhay para sa Kanya. Amin po ba? Ano sumasagot? Ito si Pablo. Kaya mga minamahal, ang mensahe ng ating pinag-aralan ngayon, nasaan na siya? Where are the other 9? Ito yung pinag-aralan natin. Nang ibig sabihin, 10 ang pinagaling ko ah. Bakit isa lang yung nagpasalamat? Alam. May tao pa ho ba rito? Alam mo, sa buhay na ito, may mga lugar na ayaw mong puntahan eh. May mga bansa na ayaw mong puntahan.
May mga taong ayaw mong puntahan. May mga kasuotang ayaw mong suotin. May mga pagkain ayaw mong kainin. Pero pag alam mong iyan ay gagawin mo para sa Diyos, you are willing to sacrifice. And Jesus did sacrifice. He was God from the beginning. And He is God. And He became man. John 8:58, ang liwaliwanag ng Juan 8:58, before Abraham was, I am. Napakaraming versikulo po niyan. Nakikinig po ba tayo? Amin po ba? So mga minamahal, if we love our God, as a sign of gratitude to God, yung mga sakripisyo natin, anumang sakripisyo natin, o anumang ginagawa natin para sa Diyos, mga minamahal, nakikinig pa ba tayo? Eh lahat yan ay bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Amen. May tao pa ho ba rito? May mga tao na bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. Ayaw nila. Because we are sacrificing for God. Dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Many people are sacrificing for God. Dumadalo sila, nag-i-evangelize sila, nagbibigay ng tithes, offering first fruits, nakikinig ba tayo? Naglilingkod sila sa Diyos, sumahayo sila, as a sign of gratitude to God. Yes, because they love God. They want to thank God. Kasi may magandang ginawa ang Diyos sa kanya. I entered the full-time ministry. Nag-umarabit po ba ako? Opo. May business po ba kami? Opo. Actually, yung kami business sa mga kamag-anak ko, sanay naman nagmula yan. Amin yan eh. Wala naman sila niyan eh, kundi dahil sa tatay ko. Tatay ko nagpa-aral sa kanila. Tatay ko nagpalaki sa kanila. Ang business na yan eh, nagmula sa tatay ko. Alam ng mundo yan. Wala sila. Amin yan. Wala silang pag-aari kung hindi sa amin. The whole world knows it. Wala silang sa kalagayan nila kundi sa tatay ko. Tatay ko yung panganay na nag-ahon sa kanila, nagpaaral sa kanila, nagpalaki, nagbuhay sa kanila, na pinanggalingan ng kinakain nila at business nila ngayon. Sa amin yan, sa tatay ko yan. Pero iniwan ko ang business, iniwan ko ang pinag-aralan. Naglingkod ako sa Diyos. Eh kasi, yun ito'y pasasalamat ko sa Diyos eh. Amin po ba? Kaya sa oras na ito, sampu kayo sa inyong pamilya. Isa ka lang na isa ka lang ngayon. Okay lang. Amen. Sampu kayo doon sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, mga classmate mo. Pero isa ka lang na bumabalik at naglilingkod sa Diyos kasi nasisihan sa iyo ang Lord. Amen. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hinahanap ng Lord ang siya. Where are the other nine? And I'm glad you are here serving the Lord, evangelizing the lost ones, giving your tithes, offerings, and first fruits, sacrificing for God. Because it's a sign of gratitude to God. Papasalamat ako sa tatay ko. Binigyan kami ng magandang buhay at ang mga kamag-anak namin. Yung mga tinitira nila, yung mga lupa nila, sa tatay ko yan. The world knows it. Nobody can deny it. Wala sila sa kanila, lagyan nila ngayon kung wala ang tatay ko. At hindi lang kami ang binigyan ng tatay ko ng magandang buhay, pati sila. Pero higit sa lahat, yung tatay ko sa namin. Amen. Ang nagbigay, hindi lang ng magandang buhay, nagbibigay ng patuloy ng magandang buhay, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tayo tatay ko kayo. Habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, yung huwag pamikit lang. Ano mang problema, pagsubok, laban ng buhay, limutin mo na muna yan. Ano mang sakit, karamdaman, hinagpis, limutin mo na yan. Pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo, sa kalakasan mo, o ano mang meron ka ngayon.
At naniniwala ako as you are thanking God this day. God will add you something and God will add you more. Kinahanap mo po, Panginoon, ano siya? Sapagkat sampu ang pinagaling mo. Isa lang po ang nagbalik. And Father, right now, despite of the busy world, despite of many people are busy right now, celebrating the New Year, and many are still in their hangovers in celebrating your this New Year. But Lord, deep within our hearts, we want to say thank you for this life. Thank you for this life. Thank you, Lord, for this life. Thank you, Lord, for this health. Maybe our health is not perfect, but thank you, God. Thank you. Maybe our life is not perfect, but thank you, God. The relationship in this world are not perfect, but thank you, God. And Lord,
we want to say, we love you, we want to serve you more. We will bring more souls to Jesus. We will evangelize this nation and the nations of the world to Jesus, especially our loved ones. We will preach the truth and nothing but the truth. We will fight for the truth and willing to die for the truth. We are being willing to sacrifice and to sacrifice more for Jesus. Sige ka mga kapatid, ito ang kulang ng mundo eh. Ang kumilala na merong Diyos. At magpasalamat at maglingkod sa Diyos. Ang humingi na humingi sa Diyos. At pati nga kanila, inaangkin nila eh. At inasinasabing kanila iyon. But the world cannot deny it. Merong rightful owner niya. At higit sa lahat ang may-ari ng lahat ng bagay ng Diyos. Huwag mong hayaan ang mga mahal mo sa buhay na naglilingkod sa Diyos ito ang nagiging hadla kung hindi ka pa Kristiyano o hindi ka malalim. At kung malalim ka naman sa Diyos, huwag kang papahadla. I know my preaching is so heavy. But I preach from my heart. It is not just a homiletical preaching na natutunan ko sa Bible school. Sapatos ko, branded at bago, pinapadapa ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, mahal po, branded po ang suot ko, bago po ito. Di ko maintindihan ang tanawaman ng Lord. It seems that He doesn't care for my suit, for my looks. Pero pinapaalam sa akin ng Lord, galing ako sa lupa, galing ako sa lupa. At ako'y patungo ng langit at dinadala ng maraming tao sa akin. Ako ngayon ay nakapaglilingkod sa Kanya. Huwag kong pakalimutan kung saan ako nagmula. Tagalangit siya at inabot niya tayo. Kasi mahal niya tayo. Huwag mo i-withhold ang iyong tithes, offerings, and first fruits. Huwag mo i-withhold ang kalakasan mo ibigay mo sa Diyos. Anumang meron ka, anumang talento ka, ipaglingkod mo sa Diyos. Balikan mo ang tawag mo sa Diyos. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Misang kinakailangan mawalan tayo ng Panginoon, mawalan tayo ng trabaho para makapag-full-time tayo. Misang kinakailangan mawalan tayo ng pagkain para makapag-fasting tayo. Misang kinakailangan pang magkasakit mawalan tayo ng pera para makaalala tayo sa Diyos.
Huwag na natin paabutin pa sa ganito. Lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo, merong Diyos na nagbigay ng buhay mo. At tumutulong, nagpapalakas, nagpapagaling sa iyo, huwag mo siyang limutin. Hinahanap ka ng Diyos. Kasama ka sa siyang na hinahanap ng Diyos. Ikot natin ang maraming mga scenic spot sa Pilipinas at scenic spot sa buong mundo. Pag natin maipagmalaki na na-bless at na-promote tayo, nakakain, nakainom, nakatira, nakasakay sa magagandang magagaarot mamahalin. At hindi ordinaryo. But all these things are vanity, useless, meaningless pag hindi tayo naglilingkod sa Diyos. My family and my clan will serve the Lord. The Philippines and the nations of the world is a kingdom of Jesus and will fulfill its destiny in Christ. Sumaamin kasama ang aming mga mahal sa buhay. Kasama na po ang bansang ito, Panginoon, at ang lahat ng bansa sa buong mundo. Na aming ding minamahal at pinapanalan na tinataasin. Nagpasalamatan mo ang Panginoon ngayon. Huwag ka nang humingi pa. Magpasalamat ka na lang. Thank God for this life. Thank God for the healing, for the miracle, for the health. Success, victory, and prosperity. Thank you, Lord. At lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang ikapungo handog at first fruits mo, magdalang mo. Hindi yan bayad, yan ay pagmamahal mo. Ang pagbabagong buhay mo, pag-iwas mo sa bisyo at kasalanan, pagmamahal mo sa Diyos yan, kapasok ka pa ng langit, may reward ka pa. Lahat ng gagawin at gagawin mo sa Diyos, yan ay pagmamahal mo sa Diyos. And do not withhold it. Magpasalamat ka na ngayon sa Panginoon. No need to ask for healing and miracle. Just thank the Lord. Because He is good. And He is good all the time. Una, salamat Ama sa magagandang bagay na ginawa mo. At salamat Panginoon sa magandang bagay na gagawin mo pa. Magliligtas kami ng maraming kaluluwa. Magliligod kami. Magkakaloob kami. Ipapatotoo namin ang magagandang bagay na ginagawa mo. Susunod kami sa iyo. Hindi sakripisyo, hindi bayan sa iyo, kundi pagmamahal. Salamat po o Diyos na marami sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Sige po tayong lahat yung mga kaupo. Bigyan lang natin ng chance yung mga na-late. No? Bago tayo magkainin ng masarap. At magbigayan ng mga regalo. Amen. Sige po, yung mga na-late po na hindi pa nakapagbigay ng kanilang ikapot handog, pwede po tayong magpaikot ng ating offering bucket para sa kanila o para doon sa mga gusto pang magbigay ng kanilang mga ikapot handog. Lalo na po ngayong panahon na to, ang first month of the year ay panahon po na pagbibigay natin ng first fruits. Proverbs 3:9-10. Sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Amen. Kapag nagbigay daw po tayo ng ating mga unang ani sa panahong ito, sa taong ito, ang atin daw pong pinaglalagyan ng ating mga kayamanan ay mag-uumapaw. Amen? Parang kabaligtaran po, di ba? Pero kung iisipin natin, ito ay sa kahiwagaan ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano tayo magbibigay ng first fruits o ng ating mga unang kita sa taong ito, doon tayo
pagpapalain ng Panginoon. Doon ipapakita ng Diyos yung mas higit pang pagpapala na nakalaan para sa atin. At alam po natin na kapag tayo ay nagbibigay ng first fruits, at lalo na yung ating mga kapatid na nagbibigay ng first fruits, meron silang mga patotoo na kapag binigay mo kasi yung isang buwang mong sahod, syempre ang tendency niyan ay yung panggastos mo sa buong buwan na ito. Pero ang mga kapatid natin na talagang tapat na nagbibigay ng kanilang mga first fruits, sinasabi nilang tinugunan ng Panginoon yung pangangailangan nila. Hindi nakita yung kawalan o yung pagbibigay ng first fruits dahil tinugunan ng Diyos yung pangangailangan na dapat sana ay tugunan noong kanilang ibinigay na first fruits. Ibig sabihin, tinitignan lang po ng Panginoon sa ating mga buhay kung paano tayong susunod sa Kanya, kung paano natin ibibigay yung dapat nating ibigay para sa Kanya. Amen po? Kaya ibigay po natin kasabay ng ating yung pag-ikot ng ating mga kapatid. Pwede na po nating ilagay yung ating mga first fruits, o kung ito po ay hindi pa ready sa panahong ito, i-inform nyo lang po kami na kayo po ay magbibigay ng inyong first fruits. At dakila po ang gagawin ng Panginoon. Kasi yun po ang pangako ng Diyos eh. Yung Proverbs 9-10, may hamon doon ng Panginoon. Pero sa kabila ng hamon ng pagbibigay ng first fruits, may pangako ang Diyos sa atin. Sabi doon, your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Nang ibig sabihin, papalitan po ng Panginoon ang lahat ng ating mga ibinigay para sa gawain ng Diyos at para sa Kanyang karangalan. Amen. Sige po, ipaikot po natin yung ating mga offering buckets. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang bagong taon po. At ibabalik ko lang po sa Panginoon ang lahat ng ginawa niya sa buhay ko sa buong isang taon po. Napagtagumpayan po na. Napagtagumpayan po sa kabila ng pagsubok. At isa po, naalala ko lang kasi po yung minsan si Pastor nagturo na may prophecy po siya eh. Sabi po niya, ang lahat daw nawala at sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, may inagaw ang kalaban. Sabi niya, hindi magtapos. Bago magtapos ang taong 2016, ibabalik po niya lahat. Kaya praise God po, dahil ang lahat ng inaka po ng kaaway ay binalik po niya sa buhay ko, sa buhay na ang pamilya ko, binabalik ko sa kanya lahat ng kapurihan, kalulatian sa pangalan natin, Panginoon. Praise God. Si Sister Nena, taga Kamarin, siya po yung matapang na babae doon na nangunguna at mainit ngayon sa panahon ngayon. At hindi lang po ngayon, hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. At siya rin po ay solo parent. At kayo po yan, na babae ng Diyos. At tunay nga po yung sinabi niya na lahat ng ninakaw ng kaaway ngayong pong taon ng 2017, ibabalik ng Diyos. Kasi lahat ng ninakaw ay hindi para sa kanya yun. Sa atin po yun. Yung mga biyaya at blessing ay sa atin po yun. Kaya ang Diyos ang gagalaw at kikilos sa taong 2017. Ako po na-excite na po ako sa taong ito. Kaya po, kayo rin nawa at ma-excite sa araw-araw ng gagawin ng Diyos sa buhay niyo po ngayong taon. Sa pangalawang pagkakataon po, meron pa po ba? Magandang hapon sa kanila at Happy New Year sa lahat. Ipatotoo ko lamang ang nangyari sa amin ng Friday. Purihin ng Panginoon. Grabing traffic. Paparumpa lang kami sa Santa Maria. Traffic na. Alas 5 na kami nakarating ng Santa Maria. Tapos, madilim na nga. Nag-ikot-ikot lang kami doon. Tapos, maya-maya, umuwi na kami doon sa bahay ni Brother Roderick. Hindi rin siya humarap sa amin. Dahil, bakit daw, nagbigay na siya ng eksaktong araw para kami pumunta doon. Hindi siya, pinag-pray na lang namin sila kahit hindi siya marap. Tapos umuwi na nga kami. Sumakay kami ng bus papuntang bayan ng Santa Maria. Aircon yung sinakay namin bus papuntang Cubao. Purihin ng Panginoon, isang oras na kami doon sa Santa Maria. Sabi ko, hindi ba tayo umuusad? Sabi nung katabi ko, hindi mo nanay eh, matrabik talaga. Tapos, purihin ng Panginoon, Inabot na kami ng alas 7 kami, imalis doon sa bahay. Nung pinuntahan namin,
alas 11 na? Anong lugar na ba kami? Puri lang, Panginoon, hindi ko na matagalan talaga. Ingihin na ako. Nasa huli ang pa naman kami at kami yung last na sumakay. Lamig na lamig pa ng aircon. Grabe. Hindi ko na matagalan. Parang yung biyahe namin ay papunta akong Marinduque. Samantalang pagpapunta akong Marinduque, may stopover yun. Bumababa ako para mag-jingle. Ganon. Pero ito wala talaga. Sabi ko, Lord, ano ba to? Hindi ko na kaya. Pumusad na ako sa una. Sabi ko, saan ba pwedeng makababa? Talagang hindi ko na kaya to. Ay, ito pala, nandito na kami sa Balintawa. Sabi nung konduktor, sama mo si nanay, o makiano kayo dyan, o magsabi. Di mo ba kami, akala namin aantayin kami nung bus? Eh, hindi. Pero malapit naman at Balintawak na eh. Pero purihin ng Panginoon. Grabe talaga. Pero tagumpay din naman kami ni Strebel. Kahit alas 12 na kami nakarating ng bahay. Talaga. Pero purihin ng Panginoon Diyos kahit ganun. Masaya rin yung pakiramdam ko. Talagang ganun ang nagmi-miss yun. Purihin ng Panginoon. Ipinabalik ko lamang ang lahat ng kapurihan sa Panginoon dahil sa kalakasang patuloy na binibigay sa akin ng Lord. Sa Diyos lamang ang papuri. Praise God. Tama po yun sinabi ni Nanay. Talagang ganun po talaga ang buhay ng mga missionary bilang mga iniligtas ng Diyos na narapat lang tayong magpagamit sa Diyos. Sabi nga po dito sa Santiago chapter 8 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Paano po natin lalabanan ang Diablo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa paninindigan natin sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, wala nga pong nagawa ang Diablo ng mga oras na yun. Nung tinitignan ko nga po si Nanay noon dun sa bus, ako po, nilalamig lang. Tapos, alam ko po yung weakness ko sa katawan, yung lamig. Tapos si Nanay naman po, nilalamig din at hindi lang nilalamig. Talagang hindi na niya makayalan yung kanyang naihina po siya. Titignan ko siya, sabi ko, Lord, nawa, hindi dangat nga lang, hindi na po talaga kaya. At may isang nga pong pasero doon, sinabihan yung driver, pwede naman dito bumaba kasi ayaw pa kaming buksan. At yun, gumawa ko ng paraan, nakiusap ko sa isang gilid ng kalsadang may maliit na bahay. At binigyan ko ng truck, sabi ko. Sabi niya, sige, pwede po, sinamahan yung anak. At salamat sa Diyos dahil ang Lord ay gumagawa ng way para sa mga lingkod niya na ginagamit. At si Nanay nga po, ayun, gumanda ang pakiramdam. At hindi lang po lamig, hindi lang po naiisi Nanay, kundi kasama na po yung gutom, yung dinanas namin. Kaya wala po kukuming noon. Ang magabong merienda. Tapos, sabi ko po nga kay Nanay, Nay, kaya ko po, maraming blessing nun. Sa sobrang dami, wala na laman ang wallet. Ikaw na, ibili tayo ng may makakain dyan. At yun, nakakain kami. At tama po yun, Twen. Kaya salamat po sa Panginoon. Ako din po mga kapatid, meron din po akong isi-share sa inyo mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buong isang linggo. Umaga, grabe po. Noong Monday po, kasi pagtapos ko ng Thanksgiving Day natin dito sa church, talagang nagkasiyahan, nag-games. Tapos yung games na po yun, talagang kahit games po yun, nangusap si Lord sa buhay ko. At nandito po kami sa stage noon. At nung, yun nga, the boat is sinking ang ngalan ng games. Ngayon kailangan save daw, isi-save daw yung mga number. Ayun, nagkataon, tinawag na number, kami apat na mga maliliit ng katawan. Tapos di, kami yung magsisave sa mga natitirang number. Ayun daw eh, 11 kami, 4 lang kami sa ilalim. So, ang ginawa ko naman po, tiyayang pahiga. At yung ibang tatlo, nakadapa. Ngayon po, yung sasakay na sa akin para masave sila, talaga umaray po ako, tayo umiinda po ako, nagtas na ako ng kamay, sumigaw. Sabi ko, sandali, kuya, mukhang mag-crack na yung buto ko sa tuhod. Dito po yun, no? Ito siya. Kasi padiin na sila eh. Sabi ko, sandali po. Tapos parang may narinig akong tumatawa. Yung titignan ko si Kuya Buboy, tsaka si Kuya Eric, hindi naman sila yung tumatawa. Nadisign ko yung Diablo.
Gusto niya akong pilayin, gusto niya akong baliin yung aking paa. Tapos, sumigaw lang ako, sandali, sandali. Kasi pagtayo ko po, parang gusto ng sarili ko, ano, aayaw na. Kaya sabi ng Lord, ang umaayaw ay talo. So, kailangan ko ituloy. Hindi, ang ginawa ko, dumapa na lang po, kung ko na po inisip yung suit kong damit, kung ano na, dapa ako at para masave sila. At sabi, sumuki sila, wala pong na, anong, sakit. Kumbaga, nakapatong silang lahat. Lagat nga lang, may nauna sa amin na nasave yung kanilang grupo. Pero ganun pa man, kahit hindi kami nanalo, ang pinakita sa akin ng Diyos doon ay sa pagligtas ng maraming kaluluwa, may kalakip na sakit, hirap. So kailangan mo lang ituloy. Mga kapatid, kailangan lang po natin ituloy yung laban. Yun po yung nangyari sa akin nung Sunday ng gabi. At kinabukasan po, malala po. Kasi nung umaga naman po noon, talaga yung tuwid ko masakit na nung gabi, pag-uwi namin, pinakakalakad pa ako. Pero pagising ko sa umaga, hindi ko na siya maiunat. Hindi na ako makalakad. Yung isang pako na lang yung inilalakad ko, parang tandirin pong ganun. Tapos, ginawa ko po, naalala ko yung the prayer of the righteous man is powerful and effective. So nag-pray po ako kasi parang sinatalo na ako ng takot eh. Na mukhang hindi na makakalakad ah. Pinag-pray ko siya, dinihin ko siya, tapos nag-intercede po ako sa ating Panginoon at kinasaot ko ang kaaway. Yung po, himala po sa Diyos. Nung biglang umulan po, may bagyo nung Monday, nalimutan ko na may inihinda akong sakit. Tumayo akong bigla kasi itulo yung bahay. Yun nga po, aba, nagulat ako, praise God, kasi nakalakad ako, na ano ko pa yung kama, tapos nawala yung sakit. Yun po yung himala ng Diyos na ginawa sa akin nung Monday po. At nung hapon naman po, atin po ko nang gawain, kaming nanay, ni Ate Christy, doon sa bahay nila. Mga women's fellowship ang tawag doon. Tatlo po kami nandun. Yung mga ibang women's, wala po. Ayan. Sa next po, makakadalo na rin po kayo. At nag-ano po kami, nag-sharing. Tapos nag-battle po kami ng gawa ng kaaway. At pag-uwi ko naman din po noon, doon po, nawala yung boses ko. Isang araw, wala akong boses. Kala ko, sabi ko nga po sa Facebook, ganun po pala ang pakiramdam ng pipi. Kung gusto mo magsalita, ngunit wala kang mailabas. Dahil po ay nakipagbaka kami sa Kadyablo. Nag-prayer po kami. At nung kinabukasan po ng Wednesday, yun naman po ang ginawa ko doon, ipinashare ko yung anak ko. At natuwa naman po ang anak ko at nagpupuri ako sa Diyos. Nagbigay ako ng time para sa anak ko. At pagdating ng Thursday po, yun naman po ang ginawa po namin ng isang kapatid na sabay ni Sister Elma, nagpunta kami sa ospital. Dahil isang kapatid natin, talagang sa oras na ito, nakikipaglabang pa siya sa Diablo, sa kaaway, na siya po ay natutulog. Pero naniniwala po tayo, nagigisingin siya ng Diyos. At gagamitin siya ng Diyos, isisigaw niya dito po sa atin at sa buong mundo ang dakilang bagay na gagawin sa kanya. Yung po sa buhay ni Nanay Tonang. At nung araw po naman ng Friday, dapat po gawain po namin sa kasunduan ng gabi. Hindi nga po natuloy dahil na-trap po kami sa traffic. Imbis na sabi ko, na gawa tayo ng isang daan na mabilis. Sabi nga, doon nga po sa ano na yun, sasakay ng bus. Imbis na mapabilis, umabot ng alas 12. So walang nangyaring gawain sa kasunduan. At nag-text barrage ako sa kanila. At salamat sa Panginoon. Sabi ko nga po, yung lamig nasa likuran ko na. Ang ginawa ko, iniwan ko na yung upuan ko. Sabi ko, kapag umabot na ng batok yung ano ko, ang gagawin ko, sisigaw ako sa gitna ng bus at mag-preach ako kahit walang boses. Kasi katatapos ang inanay mag-preach nun eh. Kaya lang, pagka ako nag-preach o kaya nag-pray, umiinit yung katawan ko. Pero, yun nga pong ginawa ng Diyos. May isang pasero, pinalabas kami. Sinabihan yung driver, buksan nyo na yun sila kasi hindi na kaya nung ninanay. At salamat sa Diyos, araw-araw ginawa niya. Nandun yung gabay niya sa amin. At di po yung kami pinabayan sa buhay ko. At kinabukasan po, Saturday, muli po kami nagsama-sama ng mga tigakasunduan, nagkasundo, na nalangin, sinalubong ang 2017. At may isa po kami nakasama doon, El Shaddai po siya.
hindi na po siya nananalangin sa santo, sa kahoy, kasi El Shaddai siya eh. Alam mo kung sana, kasama po namin siya nananalangin. At nakipagbaka, sabi ko sa kanilang lahat, bago ka man o matagal ka na, mananalangin ka. Pagkatapos ko, paikot tayong mananalangin. Personal mo at isama mo ang ating kapatid na nakikipagbaka sa ospital. At salamat po sa Diyos. Nagpupuri po ako sa Kanya dahil nagtagumpay po ang Diyos sa aming mga buhay at sa inyong mga buhay din. Kaya maraming salamat dahil ang ating Diyos ay laging nariyan ang Kanyang presensya sa buhay natin. Sige po, sa oras na ito, dadako na po tayo sa pangatlong gawain. Pero bago po ako dumako sa ating pangatlong gawain, gusto ko rin pong magpasalamat sa Panginoon dahil isa na namang panibagong taon ang ibinigay niya sa ating lahat. At tayong lahat ay malakas, tayong lahat ay malusog, tayong lahat ay mga pinagpala ng ating Panginoon. Kaya kahapon, nag-iisip ako, sabi ko, Lord, ano bang magandang mensahe para sa aking mga kapatid na gusto kong i-greet ng Happy New Year? At naalala ko lang yung ating theme last anniversary, Lamentations 3:22-23. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas ang ating mga mararanasan pa rin natin ng patuloy ang kanyang kadakilaan, ang kanyang katapatan. Kaya yun ang pinamigay ko sa kanila. Wala man akong material na bagay na pwedeng i-share sa kanila sa mga panahon na katulad nito. At sabi ko nga, hindi naman ito panahon lamang ng pagreregalo ng mga material na bagay. At masigit na dapat na tayo ay nagbibigay ng pagpapalakas sa ating mga kapatid, lalo na yung mga panahong ganito, kahapon sumalubong tayo sa bagong taon. At dapat salubungin natin ang bagong taon na punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po? Punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Kasi pag-ibig nga naman daw ang nasa buhay ng isang tao, ang lahat ng bagay na mabubuti ay kaya niyang gawin para sa kanyang kapwa. Amen? Kapag wala daw tayong pagmamahal, hindi natin kayang magsakripisyo. Kapag wala tayong pagmamahal, hindi natin kayang magbigay. Pag tayo walang pagmamahal, hindi natin kayang magtiwala. Amen po? Kaya ang pinapahayag po ng Panginoon, kahapon, sabi ko, ang pagkaganda ng Lamentations 3:22-23, although lagi mo nababasa, lagi mong naku-quiet time, pero kapag kabinulay-bulay mo yung mga salita ng Panginoon na yun, talagang papalakasin niya yung ano mo eh, yung spirit mo. Although hindi ka minsan malakas sa physical mong katawan, pero kapag naalala mo ang Word of God na iyon, talagang palalakasin ka niya. At yun ang gusto kong lakaran sa buong taon na ito, ang Lamentations 3:22-23. Great is thy faithfulness, ang sabi dun sa huling sentence ng verse na yon sa 23. Pero higit sa lahat, yung great love of God. Amen? Kaya yun ang ating theme last anniversary natin. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa matinding pag-ibig niya sa ating mga buhay, kaya tayo nandito lahat ngayon. Amen? Yung mga wala po ngayon, siguro nag-iisip-isip pa po sila o kaya naman ay napuyat. Kasi maingay, hindi man sila nagpaputok sa bahay nila. Kaya lang maingay, hindi ka makakatulog. Amen? Kaya yung iba medyo late, yung iba medyo nag-iinat-inat pa. Pero darating po sila at sama-sama tayong pagpapalain ng Panginoon sa oras at araw na ito. Amen po. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Makipagbukas po kayo sa atin sa aklat po ng gawa. Sa Acts 5, nawala yung ating tinandaan. Sa Acts 5, verse 32 ang sabi. Acts 4. Yan, sabi po dito, the whole group, verse 32 po pababa, the whole group of believers was united in their thinking and in what they wanted. None of them said that the things they had were their own. Instead, they shared everything. Amen? Naunawaan po natin, nasabi po doon, ang lahat daw ng mga mananampalataya ng panahon na iyon,
ayon sa aklat ng gawa, silang lahat ay nagkakaisa sa kanilang pananaw at sa kanilang mga nais gawin o nais mangyari. At silang lahat ay nagsasabing ang kanilang ari-arian o kanilang kayamanan ay hindi talagang kanila. Amen? With great power, the apostles were making it known to everyone that the Lord Jesus was raised from death. And God blessed all the believers very much. Amen? Matinding pinagpala ng Diyos ang mga mananampalataya nung panahon na iyon sa pamamagitan ng mga apostoles. Amen? Talagang may ginagamit ang Panginoon na mga lingkod ng Diyos para pagpalain tayong mga mananampalataya ni Kristo. Ang sabi doon sa NIV version, ang sabi po doon, no one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Pinagbahagi-bahagi na nila ang lahat ng mayroon sila. And with great power of the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them, all that there were no needy persons among them. Ganun na lamang ang ginawa ng Panginoon sa biyaya ng Diyos ay walang mga taong naghihirap dun sa kanilang grupo. Yung grupo ng mga mananampalataya na iyon. For from time to time, those who owned land or houses sold them. Sapagkat sa mga panahon daw na iyon, ang mga taong iyon ay sila'y pinagbili nila ang kanilang mga lupain at ang kanilang mga tahanan. At dinala nila ang pinagbilhan sa paanan ng mga apostoles. Amen? Sa verse 35, ang sabi doon, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Amen? Ang mga tao na iyon na nagkakaisa sa kanilang ang kanilang mga puso at ang kanilang mga isipan para sa iisang layunin ay nagbenta daw ng kanilang mga lupain at ng kanilang mga tahanan. At ang mga pinagbentahan nun ay nilagay nila sa paanan ng mga apostoles. Nang ibig tukuyin ay ibinibigay na nila ang pamamahala ng mga perang iyon sa mga apostoles. Amen? Bakit yun kaya nila ginawa? Dahil nakita nila na mga apostoles ay gumagawa ng mga himala sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? May mga taong ginagamit ang Panginoon para ipakita ang mga himalang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At ang mga taong nasa kanyang ilalim ang siyang mga taong sumusuporta sa pangangailangan ng mga apostoles at ng iglesia mismo. Ng kapulungan ng mga mananampalataya ang ibig tukuyin. Kaya tayong lahat po ay kaisa. Tayo po ay mga kabahagi ng iisang iglesia o ng iisang church, ang KOJF, ang Kingdom of Jesus Fellowship. At ang bawat isa dito, noon pa man ay tinuruan ng magbigay ng kanilang ikapot handog. Ano ang ikapo? Ito ang sampung bahagi ng kanilang mga kinita o ng kanilang mga allowances o ng kanilang mga natanggap na pagpapala. Amen? Ayon sa Malakay 3:8-12. At ano naman ang handog? Ito po yung ating aside from. Ibig sabihin, natanggal na natin ang ating ikapo mula dun sa ating perang hawak-hawak. And aside from tithes, doon sa ating natirang pera, kukuha tayo ng offering o handog o alay para ibigay ito sa gawain ng ating Panginoon. Ito pong tithes and offerings ay mababasa po natin sa Malakay 3:8-10. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin ayon doon sa Malakay na yon, huwag natin siyang pagnakawan. At alam niyo po ba, kung
pong babasahin natin ng tuloy-tuloy ang Acts o ang gawa, ang aklat ng gawa. Sa susunod na chapter. Kasi po, ang chapter na binasa ko po ay patapos na po yun eh. Nasa last ano na po yun. Kaya lang, doon sa susunod na chapter, meron po dong mag-asawang nagbenta ng kanilang lupa. Dahil ayon nga doon sa binasa natin sa Acts 4:32 pababa, ay nagbebenta talaga sila ng mga lupain para ang mga pinagbentahan ay ibigay sa mga apostol. At sa Acts 5, mayroong dalawang tao, sila ay mag-asawa, si Ananias at Sapphira, na nagbenta ng kanilang lupain. At ang intensyon dapat ng pagbebenta nila ng kanilang lupain ay para ibigay din ito sa paanan ng mga apostol. Kaya lang, nung sila ay nakapagbenta na, nagsinungaling na sila. At ang sabi sa kanila, hindi sila nagsinungaling sa tao. Sila ay nagsinungaling sa Diyos, sa banal na Espiritu. Dahil nakita ng banal na Espiritu ang kanilang ginawa na pandaraya. Yung kanilang dapat na ibibigay para sa gawain ng Panginoon ay hindi nila ibinigay ng buo. Yan. Sabi dito, he secretly kept some of the money for himself. Amen? Yun ang ginawa ni Ananias. Nagtago siya ng siguro, sabi niya, konti lang naman. Konti lang naman itatago ko. Pero hindi kasi yun ang usapan. O hindi yun ang patakaran. Kaya naman, ano ang nangyari kay Ananias? Alam niyo po ba? Siya po ay namatay. On the spot. At noong tinanong ni Pedro, si Sapphira, ano ang ginawa ninyo? Ang sabi sa kanya. Paraphrase na lang po yun. At nagmaang-maangan pa si Sapphira. Kaya ang sabi ni Pedro sa kanya, hindi kayo sa tao na nagsisinungaling kundi sa Diyos. Alam mo bang ang asawa mo ay binubuhat na ngayon sapagkat siya ay pinatay ng Diyos? At sa oras na ito, ikaw rin ay mamamatay. Amen? Ganoon pala kapag hindi tayo tumupad sa pangako natin sa Panginoon. Pero mahabagi ng Diyos. At gusto pa rin niya na bigyan tayo ng chance na patunayan natin na tayo ay tapat sa Kanya. Binigay lamang si Ananias at si Sapphira para maging example sa atin. At hindi yun ang gusto talaga ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Diyos ay pagpalain tayo at makaranas tayo ng masaganang buhay. John 10:10. Naparito ako para kayo ay bigyan ng buhay. Buhay na masagana. Naunawaan po natin? Kaya kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, ibigay po natin ang buong tapat. At kapag tayo ay nangako sa Diyos, tuparin po natin ang pangako na yon. At kung tayo po ay may mga church rental pledges at hindi na natin ito tinutupad, suriin po natin yung ating mga sarili. Dahil baka tayo ay nagiging katulad na ni Ananias at ni Sapphira. Amen? Alam niyo po, kung titignan niyo ang bawat isa na nandito, masasabi natin, bakit tayo lang? Pero alam niyo po, isang bagay ang gustong ipakita ng Panginoon. Nandito tayo para pagpalain ng Diyos. Hindi lamang para hingian. Amen? Pagpalain dahil ang pagpapalain na pumula talaga sa Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon ay makita niya sa atin na tayo ay tapat, na ibinabalik natin yung para sa Kanya. Para sa Diyos talaga. Huwag po natin kakalimutan na ang tawag ng Diyos sa mga hindi tapat
ay magnanakaw. Malakay 3:8. Tandaan po natin yun. At tayo ay hindi mga magnanakaw ng ating mga ikaputhando. At alam niyo po, kung babasahin pa natin ang Malakay 3:8 hanggang 12, napakaraming pangako ng Diyos. Kapag tayo ay nagbigay ng ating mga ikaputhandog ng buong tapat. Ang sabi doon, ibigay mo ng buong tapat ang ikaputhandog upang may magamit sa aking tahanan o sa aking templo. Yan po ang purpose bakit tayo nagbibigay. Para sa mga bago at para sa mga hindi pa alam ang pagbibigay, dito po yun napupunta. Marami po tayong mga gawain sa iba't ibang lugar. Doon pumupunta po ang lingkod ng Diyos sa maraming lugar, sa maraming bayan o maraming probinsya ng bayang Pilipinas at iikot pa po sa maraming bansa sa buong mundo. Kaya tayong lahat ay hinihimok na magbigay. Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Lahat po yan ay ginagamit para sa pagpapalawak ng gawain at para maabot ng ebanghelyo ng ating Panginoon ang lahat ng tao. Yun po ang pinakalayunin ng ating gawain. Maabot ang maraming tao at sila ay iparating sa kanila na si Jesus ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos at ang ating Panginoon. Amen? Kaya maging kabahagi po tayo kagaya ng mga taong iyon ng gawa o ng aklat ng gawa. Maging kaisa tayo ng KOJF sa gawain ito ng ating Panginoon. Hindi po masamang gawain o hindi masamang layunin. Ito po ay para sa kabutihan ng ating kapwa. Kung paano tayo ay nakakilala sa Panginoon, nung tayo ay hindi pa mga born again Christians, tayo po ay napariwara noong mga panahon na yon, pero ginamit ang iglesyang ito para tayo ay makakilala sa Panginoon. Kaya gamitin din natin ang ating mga salapi, ang ating mga kayamanan, ang ating mga pinaghirapan. Alam ko po pinaghirapan natin yan eh. Gamitin natin yan para sa kaligtasan ng mas marami pang kaluluwa. Ngayon po, at hindi po tayo mawawalan kagaya ng mga taong iyon ng gawa. Kaya magbigay po tayo sa ating Panginoon at huwag po tayong matakot na magbigay sa Kanya. Ibabalik po niya yan, siksik, ligliga, tumaapaw at walang sukat ikalagyan. Lucas 11:38. Huwag po salit at ating panalangin ang ating mga ibinigay. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa kakayahan ng aking mga kapatid. Salamat po sa kayamanan na kanilang tinatamasa. Salamat po sa kasaganaan na kanilang tinatamasa, Panginoon. At ganoon din, Lord God, salamat po sa kanilang mga buhay na ibinibigay nila ang kanilang mga ikaputhandog at higit pa po, Panginoon, ng buong tapat at buong kagalakan nila itong iniaalay sa inyo. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga buhay. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga businesses, Panginoon, ang kanilang mga pagtatrabaho sa ibang bansa. Pagpalain po ninyong lahat ito. Higit sa lahat, Panginoon, iparanas po ninyo sa kanila ang mas masagana pang buhay, Panginoon, na kanilang bunga ng kanilang pagbibigay. At alam po namin, O Diyos, na sa aming pagbibigay, ito po, Panginoon, ay ibabalik mo sa amin. Kaya naman, Lord, ibalik nyo nga po sa kanila, Panginoon, ang higit pa sa kanilang mga inaasahan. Katagpuin mo rin po, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. At ang bawat salapi, Panginoon, na binigay ng aking mga kapatid, Lord God, i-multiply po ninyo, Panginoon, para matugunan ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas at maging sa marami pang bayang pupuntahan, marami pang bansang pupuntahan ng lingkod mo. Salamat po, O Diyos, ng marami at muli, Panginoon, na sa iyo lamang namin ibinibigay ang mas mataas pang pasasalamat para sa mga pagpapalang aming tinanggap na at aming tatanggapin pa. Salamat po, O Diyos, ang marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mike Brown. Sinulat ito bilang isang mensahe daw galing sa Diyos para sa isang tapat na naglilingkod sa Kanya. Thank you.
season comes and old season goes, but still your love will remain. You fought the good fight, the race is won, and to my good and faithful servant I say well done. Love, love, perfect love, faithful and holy and true, rich in mercy, never failing, is the love I have for you. Love, love, perfect love, faithful and holy and true, rich in mercy, never failing, is the offering bucket para sa kanila o para doon sa mga gusto pang magbigay ng kanilang mga ikapot handog. Lalo na po ngayong panahon na to, ang first month of the year ay panahon po na pagbibigay natin ng first fruits. Proverbs 3, 9-10. Sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Amen. Kapag nagbigay daw po tayo ng ating mga unang ani sa panahong ito, sa taong ito, ang atin daw pong pinaglalagyan ng ating mga kayamanan ay mag-uumapaw. Amen. Parang kabaligtaran po, di ba? Pero kung iisipin natin, ito ay sa kahiwagaan ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano tayo magbibigay ng first fruits o ng ating mga unang kita sa taong ito, doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Doon ipapakita ng Diyos yung mas higit pang pagpapala na nakalaan para sa atin. At alam po natin na kapag tayo ay nagbibigay ng first fruits, at lalo na yung ating mga kapatid na nagbibigay ng first fruits, meron silang mga patotoo na kapag binigay mo kasi yung isang buwang mong sahod, syempre ang tendency niyan ay yung panggastos mo sa buong buwan na ito. Pero ang mga kapatid natin na talagang tapat na nagbibigay ng kanilang mga first fruits, sinasabi nilang tinugunan ng Panginoon yung pangangailangan nila. Hindi nakita yung kawalan o yung pagbibigay ng first fruits dahil tinugunan ng Diyos yung pangangailangan na dapat sana ay tugunan noong kanilang ibinigay na first fruits. Ibig sabihin, tinitignan lang po ng Panginoon sa ating mga buhay kung paano tayong susunod sa Kanya, kung paano natin ibibigay yung dapat nating ibigay para sa Kanya. Amen po? Kaya ibigay po natin kasabay ng ating yung pag-ikot ng ating mga kapatid. Pwede na po natin ilagay yung ating mga first fruits o kung ito po ay hindi pa ready sa panahong ito, i-inform nyo lang po kami na kayo po ay magbibigay ng inyong first fruits. At dakila po ang gagawin ng Panginoon kasi yun po ang pangako ng Diyos eh. Yung Proverbs 9-10, may hamon doon ng Panginoon. Pero sa kabila ng hamon ng pagbibigay ng first fruits, may pangako ang Diyos sa atin. Sabi doon, your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Nang ibig sabihin, papalitan po ng Panginoon ang lahat ng ating mga ibinigay para sa gawain ng Diyos at para sa Kanyang karangalan. Amen. Sige po, ipaikot po natin yung ating mga offering buckets. Po yung ating mga offering buckets. Gusto ko lang din po kayong bigyan ng pagkakataon na atin pong i-practice ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ng Galacia 6:6, yung daw pong mga nagtuturo sa atin ay dapat nating biyayaan ng mga bagay na mayroon tayo. Hindi lamang sa panahon na pangangailangan natin na aalala ang lingkod ng Diyos, kundi sa panahon din po ng ating pagpapala, sa panahon ng ating kalakasan, sa panahon ng ating kasaganaan, ay naaalala rin natin at tayo ay nagbibigay o nagbabahagi ng mga
magagandang bagay sa kanya. Amen? At alam nyo po, ang araw na ito, bagamat ito ang unang araw ng taong 2017, tingnan nyo po yung inyong mga katabi. Sige po, kaliwat kanan. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Kasi narito ka ngayon. At ang araw na ito ay blessed ng Panginoon at ito po ay pinagpala ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko nga, bakit kaya natapat ng Linggo ang January 1? Yun pala ang gusto ng Lord ay makaranas tayo ng matinding pagpapala. At kung sino po yung mga nandito, humanda po kayo. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi po kayo mawawalan. Hindi po kayo mawawalan. Dahil yung pagbibigay po natin dito sa iglesyang ito, sa KOJF, yung pagbibigay po natin, lagi nating napuprove o napapatunayan na may buhay na Diyos. Amen? Kaya itinuturo sa atin yan simula pa noong unang panahon ng KOJF, tinuruan na tayo na magbigay ng ikapot handog ng ating first fruits ng lahat ng bagay na yan. At kasama yan, tinuruan tayong magbigay ng love for the man of God. At hindi po yan gawa-gawa lamang, dahil mababasa natin yan sa Galatia 6:6 yung binanggit ko kanina at unang Timoteo 5:17 hanggang 18. Ang sabi po sa unang Timoteo 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Yun daw pong mga nangangasiwa o mga matatandang leader ng iglesia na nangangasiwa ng mainam sa kanilang nasasakupan ay karapat-dapat sa dalawang bahagi ng karangalan. At yung karangalan na yun ay maipapakita natin sa lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa Kanya, kasi wala naman siyang hanap buhay. Amen? Kaya magbigay po tayo para sa lingkod ng Diyos. Pwede na po nating paikot yung ating offering. Bakit? At huwag po natin kakalimutan na sa bawat pagbibigay po natin, hindi po yan nasasayang, hindi nawawala ng kabuluhan ng lahat ng ating mga ibinibigay. Yan. Kasi ang lingkod ng Diyos ay hindi naghanap buhay para kumita ng pera, nag full time para magawa ang tungkulin bilang apostol at bilang tagapagturo nating lahat. Amen? Sige po, tayong lahat ay umuko saglit. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa aking mga kapatid. Nakikita po ninyo ang aming mga puso na kami po ay nagnanasa na makapagbigay. At sa susunod pang panahon, Panginoon, pagnasain niyo pa po kami, Panginoon, ng mas higit pa, na mas mataas na pagbibigay, Panginoon. Hindi lamang ng aming ikapot handog, hindi din lamang, Panginoon, ng aming first fruits, kundi para sa lingkod mo, Panginoon, ay makasuporta kami ng higit pa, Panginoon, sa aming mga nakayanan. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid na ito. At muli, Panginoon, buksan po ninyo ang mga bintana ng langit at ibuhos sa kanila ang masaganang pagpapala upang sa bawat pangangailangan, Panginoon, ng iglesia at ng lingkod mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay makakatugon ng may kagalakan at kasiyahan. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Everybody.
joy.